Where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako. Welcome, ladies and gentlemen. This is episode 42 of An Eternity of Basketball. And before we get the show on the road, we'd like to invite everybody to check out our podcast now on Spotify as well. And all, most of our episodes have already been uploaded to Spotify. So, kung na-miss po yung mga dati episodes, you can just go over and download it right now in its audio form on the Eternity of Basketball podcast, now on Spotify and Anchor. And we are also part of the Globally Ballin Network. Globally Ballin Network also has the Globally Ballin podcast. And it's a show where we take a surface level view of sports and opportunities around the world. And also, in the sport of bodybuilding, naman, si Cassie Gormley also has a podcast called Hang Time with Cassie G. You can check out all of our social media accounts on how to keep in touch with our podcast here in the Globally Ballin Network. And with that said, welcome to episode 42 of An Eternity of Basketball. Ako po si Noel Zarate with Sid Ventura and attorney Charlie Cuna. At pinag-uusapan lang namin kanina before we went on the air, kung ilang puntos talaga ang record sa UAAP. At naalala natin, Alvin Pasaola had 49, Paolo Mendoza had 48, but our guest actually surpassed that, had more points than that. We're going to talk about his very colorful career as a PBA player, of course, 6 seasons in the PBA. Nice natin bigyan ng isang masigabong palakpakan and an Eternity of Basketball welcome to Coach Ed Cordero. Welcome to our show, Coach Ed. How are you doing? Yeah, I'm good. Trying to get fit. At mukha namang fit na fit ka, especially after all the things that are happening right now with the pandemic. So besides keeping fit, Coach Ed, what's keeping you busy nowadays in this madhouse na nangyayari because of this pandemic? Well, I have this video training, one-on-one. Kids would send me a video of how they execute my video that I would give them. And then I will edit it in a way that I can comment on the video, and we switch videos. So I have students, but these are like 12 years old on basic dribbling and form of shooting. So I have about 10 before, so 8 na lang ngayon. So that keeps me busy in the computer. And 6 times a week, I work out with my wife here in the garden, trying to get some sun. Yeah. And, I don't know what's happening, but I'm down to 180 pounds.
Wow. It was even lighter when I came in the PBA. Wow. Okay, hey. That's good. You might have found the fountain of youth there in your place. I have to correct myself. It's actually 9 seasons that Coach Ed played in the PBA from 1982 to 1990, encompassing, I believe, what, 6 teams ang pinaglaruan in the PBA. But we're going to get this ball rolling right now, Coach Ed. Ako una kong tanong, how old were you when you started playing basketball? Who were your early influences? And when did you figure out that you could actually be good at this sport? Well, I have an interesting story, but I want to begin with this. No? When Charlie informed me that we will do this, my initial reaction was, you know, what can I share? I wasn't a great player, you know. I mean, I hardly even played during my career. But probably what I can share is my struggles and how to combat the struggles. So that is primarily what I can share with you. I started early watching basketball. And it was the NBA. Wala namang NBA na live noon. So yung NBA, probably about a month or a month old na. No? And my favorite player was, or listen to this, my favorite player was Wilt Chamberlain. He was awesome. And wow. I know he was strong. And I can see players tagging him, hawak, tulak, and everything, but he would still prevail. And so I said to myself, that guy is so good, Wilt Chamberlain. But then, since I wasn't playing, I was just watching. I was enjoying watching the NBA. And when I got to do some basketball at the backyard, yung half court, na lupa pa at the time, I began to realize that I wasn't athletic. So that's my first handicap. Hindi ako makatalon. Payat na payat ako. And I believe nung una kong sapak doon sa yung laro ng bata na yung monkey bar. Mm-hmm. At 7 years old, nakita ko yung mga bata sa luneta at that time. So they were doing this monkey bar. So ginaya ko lang. So akala ko kaya ko. So sa kalagitnaan, nakabitaw ako. So I broke my arm. And I think it was my right arm. Medyo pumasok yung elbow ko. So nakataska ganun ko, 7 years old. And 2 years after, parang meron akong heart enlargement. So bawal akong magpagod and everything. So I was just continuing, just watching the NBA. And soon, naging Mika. No? So doon sa NBA, since alam ko hindi ko na kaya si Wilt Chamberlain, I began looking at Jerry West, si Walt Frazier, si Earl Monroe, yung mga maliliit na. And nung Mika, so hindi ko alam kung natatandaan nyo pa eh. Sila Danny Florejo, kilala ko. Sila George Lee. Yeah, of course. Mm-hmm. So doon ako na si Papa. Yun. So I began looking up kung ano ba ang kaya kong gawin. Kasi, I mean, it's easy to see that I wasn't athletic kasi hindi ako mataas tumalon, hindi ako awkward ako. So, siguro nasa 13 years old, nung nagkaroon na ako ng formal umpisa sa basketball, 13. So, wala akong kaalam-alam. And I tried out sa St. Anthony's School, which by the way, kasama ko si Hector Calma in this team. Mm-hmm. Pero wala pa si Hector noon na nag-try out ako. So because I was quite tall, I was about probably 5'4 nung grade 6 ako or first year, I can't remember. So nakuha ko, pero wala akong kaalam-alam eh. I don't even know the rules kasi I was just watching. So ang mga ginagawa ko, yung mga NBA, yung mga patalon-talon na haba ng dribble, tapos mga behind the back, mga spin na nalilifting pa. Lifting pa. So I wasn't hardly a talent, no? So in school kasi namin napakaliit eh. So if you're doing basketball, chances are you will be doing track and field, volleyball, mga ganun, kayo rin. So nakuha ko. And so doon ako namulat and doon ako unang na-frustrate kasi nakuha ko ang pinapangarap ko, yung uniforme ko. Yung uniforme, babo, ano? So yung uniform, maganda yung kwento ng uniform. So nung binigay na yung uniform and everything.
sa practice hindi ako nagagamit. And I really don't know why, because wala naman turuan nung araw. They were expecting na, you know, po konting warm up, konting ocho, scrimmage na agad yun. And I didn't have a clue. Hindi naman ako tinuruan ng coach ko na ito ang rules at yung gagawin. Naka-play kagad kami, which is, you know, for anybody na hindi naman marunong na basketball, wouldn't know how to do the play. So sa basic na, hindi niya akong ginagawa. So nanonood lang ako, nanonood. So finally, remember din ako kasi ng choir noon eh. Okay. Wow. Tamin-tamin. So sabi ko, sinasayang ko yung early morning yung ano eh, yung practice namin eh, kasabay nung ano nung choir. So sabi ko, parang sinasayang ko yung oras ko rito eh. Niyayaya din ako sa choir. So believe it or not, because I don't know how it works. So nasa open court yun eh. So dadaan ako doon sa basketball court, nagpa-practice yung basketball dito. Tapos magpupunta ako doon sa kaliwa, papunta sa simbahan. So, kumakaway pa ako sa mga ka-player ko na dito ko pupunta. Hindi man ako ginagamit siya. So, yun, nagagano. So, galit na galit yung coach ko. I did not have a clue kung ano na ginagawa ko masama. Para bang, I thought na, kasi wala naman briefing and everything. So, I thought it was an elective, no? Pwede ka mag-basketball, pwede ka mag-choir, something like that. So, sa buwisit naman ng coach ko, pinatawag ako, pinasabi. Sabihin mo kay Cordero, solid na niya yung uniforme. Eh, I was looking at that uniform. Day in, day out, nilalatag ko pa sa kama ko yun eh. So, tinitignan ko, nilalagay ko yung jersey, yung shorts, tapos yung medyas, saka yung sapatos. Tapos ini-imagine ko. Ang galing ko mag-imagine eh, how I will play. But I don't know how to play, di ba? So, nung pinasoli sa akin, hindi, siyempre, masamalo. So, nagpunta ako, dala ko sa supot, nilagay. So, nung papunta na ako ron, yung mga ibang, ano, ginood time ako ng ibang mga kaple, ano, yung mga ka-teammates ko. Sabi niya, sabihin mo kay coach, yung papalit sa'yo, ano, kayang-kaya mo yan, one-on-one mo, para malaman ko sinong mga galing. But of course, they know na mas magaling sa akin. Kasi wala nga akong kamalay-malay. So, well, like a fool, I said, coach, ano, one-on-one kami ni, ano. Alam ko pa yung pangalan, pero hindi ko nasasabihin. One-on-one kami yan. It really downed my spirit. Kasi tinawanan ako ng coach ko eh. Ha? One-on-one kayo ni, ano? O sige, tinawa. O sige, ano, 1 to 12 lang, ha? O di, sa madali sabi, tinambakan ako, mga 8-0 eh. So sabi niya, oh, naniniwala ka na. Oh, coach, ito yung uniform. Di binigay ko, no? Kompleto. Di uwi na ako. Kasi morning, afternoon yung session namin, morning yung ano, practice. So when I went back, when I went, going home, paglabas ko ng gate ng St. Anthony, magulgul ako ng iyak eh. So, sabi ko, may araw din kayo. Kasi pinagtawanan ako talaga eh. And I was really heartbroken. So nung pag-uwi ko, sabi ko, ayoko na mag-basketball. So nag-concentrate ako. Nag-aral nga ako mag-gitara noon eh. Doon ako natuto mag-gitara and everything. So kasi music yung second inkling ko eh. Mm-hmm. But that was the year, actually, when Taal Volcano, in one of his many or her many eruptions, nag-erupt yung Taal Volcano after I gave that uniform. No? So, nagkaroon ng ano, ng old coat, clothes, tsaka newspaper drive sa school. So, lahat ng mga classes, nagkaroon ng parang representative toothpicks, yung mga binigay ng estudyante. And I was one of them. So, this is probably, ano, every time I tell this story, para akong I have goosebumps. Eh. So while we were in the big conference room, all the old clothes were there, and our job was to sort them out. Kasi merong hindi na pwede, nakakahiyang ipamigay, eh, di ba? So we were sorting them out. So ito yung box good for Taal, and these are the parang isusoli or make donate somewhere else. So while I was sorting out,
And there was this paperback that I got. And you know, when I opened it, you know what was in there? Oh, yeah. My uniform. My uniform. So apparently, yung I learned later that yung pumalit sa akin, hindi rin ginamit. So kumbaga, nasa dulo rin siya. So sa buwisit niya, umalis din siya ng team. Tapos nung nalaman niya na may old clothes drive, sa buwisit niya, dinonate na yung uniform niya, which is sa akin. Kasi wala naman pangalan yun, number lang eh. Oh, oh. So biro mo, sa dami-dami na mapupulot ko, at ang dami-dami namin, nagso-sort out, siguro mga 10 or 12 kami, ako nakakuha ng bag, and that was my uniform. Right. So, secretly, tinago ko yun, tapos inuwi ko. Akin to. Akin to. Para bang akin talaga eh, di ba? Kasi binigay ko na, naipot na niya, biro mo, dinonate pa sa buwisit niya. So, pagdating ko, nilapit ko ulit doon sa kama eh. So yung jersey na naman, tapos yung blue shorts and everything, tsaka yung medyas wala dun. So tinalit lang ko yung medyas. So, nag-imagine na naman ako and everything. So, to make a long story short, medyo nag-attempt na ako. Sabi ko, para bang there must be a reason bakit bumalik. Yeah. So, doon ako nag-start na meron kasing lupa na half court doon. Sa halos tabi ng bahay namin. So, ang ilaw ko lang siguro mga, at that time, maliwanag na yung 50 watts, di ba? And you know what 50 watts na luma is, gano'ng kadilim, di ba? So, dun lang ako nakakapag-practice kasi yung mga magagaling, di mo na ako sinasali. So, pa-practice ako na gano'n and everything. So, hanggang nagkaroon ng intramurals, kinuha ako, hindi pa rin ako marunong, pero unti-unti na. And then lumalaki ako. That was, I think, mga first year high school na or grade 6. I don't know. But the following year, I grew mga 6 inches. So lalo akong payat na payat. No? So nagkaroon ako ng idea more or less. And then nahasa ako dun sa intramural. So sumali ako sa intramurals kasi kami lang magkaklase. Hanggang unti-unti, second year, medyo mas lumaki pa ako. Medyo nagkaroon na ako ng parang knowledge. I mean, hindi ako magaling, pero natututo na ako maglaro kasi alam ko na yung rules. Alam ko na po yung mga ganito. Alam ko saan ako pupuesto. Tapos, diadaan ko lang sa laki. Kasi hindi nga ako makatalo. So, parang abutan lang ng abutan na ganito. So, nung mga third year, so when I was really, really into basketball already, yung same coach na nagtanggal sa akin, yung pa rin yung coach. So, nung nakita niya sa akin, sabi niya, pumunta ka itong summer na to. Hindi ka na ako magta-try out, kuha ka na kagad. Kasi nakikita niya ako naglalaro dun sa intramural. So that year, mga third year ako noon, I did well dun sa school namin. Kaya lang hindi kami nag-champion. So the following year, napalitan yung coach kasi hindi kami nananalo. Eh. So finally, napalitan siya. So 3 years siyang hindi nanalo. So ang pumalit sa kanya, si Ted Magno. Okay. So, Ted Magno, at that time, was a track and field player. PE teacher siya. So, hindi pa sila into basketball. Pero, alam mo yung pagmalitang school, ikaw ang track and field coach. Lahat na coach mo, di ba? So, that was the summer nung nakita niya ako. Siyempre, tryout na naman sa kanya. So, nilapitan niya ako eh. Sabi niya, itong bakasyon, kailangan sumama ka sa akin doon sa Rizal Memorial. So, isasama niya ako doon sa training nung track and field team ng St. Anthony. So, at that time, madami kami pupuntahan. Eh. Alam mo yun, bakasyon, eh, di ba? May pupunta ka doon sa mga bakasyon na. So, para ako nagtatampo pa sa kanya. Eh. So, sabi nung dad ko, sabi niya, you'd be a fool if you don't go because he's wasting his time for you. For what? So iniwan ako. So napunta ako doon sa Rizal Memorial. So doon pinaliwanag sa akin ni Ted Mag na, you know, justus kitang turuan ng basketball eh. Kasi speed dribble lang hindi mo magagawa kasi yung takbo mo mali. Mm-hmm. So ang pag-aaralan mo ngayon, walang iba kundi paano tumakbo ng tama, paano tumakbo.
ng patulin, jump, and the works, no? Right. So that 2 months of the summer did very, very well sa akin. So nung fourth year na yun, nakasama ko na si Hector Calma. Of course, malaki tulong ni Hector Calma. Nag-champion kami. Nakalaban namin Lourdes School. And then she's my school. Your school. Ako na. So since nagkakagulo palagi sa Rizal Memorial noon, so napag-decide nung CSAA dati na gawin sa neutral ground, no? So and the only neutral ground na they can think of na malayo sa kasi yung Rizal Memorial at St. Anthony malapit. So ang ginawa sa UST doon ginawa yung championship. All right, all right. So nag-champion kami and the assistant director, si Mr. Data, rest in peace, sabi niya, mag-tryout ka rito this summer. Ito yung pecha, ito yung hanapin mo. So, una ako nagpunta actually sa San Beda eh. Dahil kasi may nagturo sa akin kay Kaloy Luisaga. Kaya lang, parang hindi, I don't know, pero parang nahirapan ako makapasok sa campus pa lang. So, yung nagsama sa akin, sabi niya, huwag na lang, sige, punta tayo sa UST. So, dun ako na napunta sa UST. And I chose UST kasi I thought I want to take up medicine. Eh. So, araw, kasi parang pinipili mo yung school kung saan mo gusto. Hindi naman necessarily maglaro. Diba? Yeah, so, I was thinking UST would be good. But I was thinking that I would be into medicine. Pero nabago yun, accounting ako. Diba? So dun sa UST I could have played kasi fresh from high school, but my coach si Francis Wilson sabi niya sasayangin mo lang yung yung playing years mo eh kasi you have to realize at that time apat na taon lang yung yung playing years. O hindi pa lima eh, so sabi niya huwag ka muna maglaro. Palaki ka muna ng katawan. As if lalaking katawan ko eh. wala namang weights nung araw. Bawal. Bawal nung araw yun. Masisira daw yung mga timing and everything. So, in other words, hindi ako nakalaro agad. So, it gave me the opportunity to do two things, no? Kasi I was into singing. At that time, folk singer din ako nung araw. So yung pinag-aralan ko na gitara nung nandun ako sa choir, pinakinabangan ko. So I was doing both kasi hindi naman ako nagpa-practice eh. Kasi hindi rin ako wasali doon sa practice eh. So at the side lang ako nagpa-practice on myself. So mga contributions sa akin ni Francis, tinuro niya sa akin yung paano gagamitin yung wrist movement dun sa shooting. Although yung mga movements, not too much. Nakuha ko yun dun sa next coach ko, si Edgy, si Rafi. So, well, nung nalaman pala ni Coach Francis na I was singing on the side, pinapili mo ako. Tigil mo na yung singing mo kasi wala pa ako nakitang singer na matangkad eh. Eh, yung player meron. Ang ganda doon. Okay. So sabi ko, sige. Kasi sabi niya, ang singing kasi gabi. Eh, yung practice namin at the time, 6 o'clock eh. So pagkatapos ko, aalis ka agad ako para pumunta doon sa folk house. Eh. So parang doesn't agree na dapat nakapagpahinga ako. So eventually, I gave it up. So the following year, nawala siya. So pumalit si Edgy Serapic. And I think if there was a social media during that time na Coach Edgy passed away, I think I could have made a, I don't know what you call it, shout out, or I would make a video thanking him. Because Edgy Serapic was like an old guy na thinking out of the box. Alam mo yung araw, wala masyadong specific na turo eh. Hindi katulad ngayon, ultimo pag-angat ng ankle, sasabihin, eto eh, gagawin mo.
Yeah. At the time, kakausapin ka lang, papaliwanag yung prinsipyo. So, kinorek niya yung wrist movement ko into yung follow-through and yung paggamit ng paa. And so, nag-abot-abot. Yung nalaman ko nung kay Ted Magno na importante yung paa and yung kay si Rafi ko. And si Rafi ko did not insist kasi ako yung pinakamatangkad, one of the pinakamatangkad. He did not insist kasi na maging sentro ko eh. So, sinasabi yeah, niya, sentro ka sa posisyon. Pero, pagkuha mo ng bola, step out ka, pivot out. Pag hindi lumapit, tirahan mo. Pag lumapit, ano, drive-an mo. So, kinokontra tiyempo niya. So, pag meron namang medyo nakakasunod ng konti, ipapalayo niya ako talaga. Lalagay niya ako sa tuktok. So, wala pang stretch noon, stretch na ako. Mm-hmm. Kaya, correct. If I look back, that is one great guy na wala pang term noon. And so we were doing yung offense namin, we were doing triangle pag ano kami. And I was ably backed up naman, in fairness. Si Edmund Yee, pag gusto nyo ng Ford, may-ari. Ford Makati, mayaman yung pag-iyak ko, si Edmund Yee. Tawagan niya, may discount kayo dyan. That's good information. Ito pa, may isa ka pa lang. Coach Ed, makasigit na ako. Isang kaibigan mo, gusto kong batiin. Sabi niya, hi, parang Ed, I'm watching. Si Wilfredo Generalao. Kilala niyo ba yun? Yeah. Wilfredo Generalao. Okay, may nauna nga kanina, actually, yung isang partner mo nga, si Emer Legaspi. Agad. First minute pa lang nung show natin, he already posted, my friend Ed, one with many talents but very humble, sabi ni Emer Legaspi. Huh? And you're telling us your talents, aside from basketball, apparently, singing, no? And normally, if we were on a variety show, the whole crowd would be saying, sample, diba, gaganon sila. They'd want you to sing, sana. Pero we won't do that to you here. Diba, hindi naman an eternity of music ito, an eternity of basketball naman ito. So, tuloy natin yung kwento, no? So, but can we go back, Coach Ed? Because you mentioned the great Hector Calma in St. Anthony. He was your teammate. Was he already that good? Yeah. I mean, was he already a brilliant point guard when you were in St. Anthony? Let me put this way, no? We were in contrast. Kasi kung wala akong athletic skill, si Hector, athletic na mo. So, if you don't know it, no? Hector had a brother, si Ramon Calma. Right. Mm-hmm. And St. Anthony, I think, produced doon sa liit niya, no? Yung magkapatid na ko, Dinera, doon din galing. Although, siyempre, mas bata sa amin yun. Nasa elementary na, nasa high school kami. Sila Jerry, tsaka si dalawang magkapatid. Doon din. I don't know kung yung pinakabata doon din nag-aral. So, Hector Calma was really good. You know, I mean, taas tumalun eh. Yung alam mo yun nung araw, yung term na yung saw-saw ring, ganun na kataas tumalun. Yeah. Mas mataas pa nga yung naabot niya sa ring kaysa sa naabot ko eh. Kasi ako nga yung net, medyo yung kalahati lang ng net, medyo nag-ano na ako eh. Hindi talaga ako makatapos. Ano lang ako, panay taas kamay lang ako nung araw. But he was very good. And he knows where and how to pass, how to get the ball to you. Mm-hmm. So, tsaka ano kami, high school kami, medyo trap kami ng trap. And you know, siya yung una doon sa trap. Kaya hirap na hirap yung ano, yung Lourdes sa amin at the time. Okay. Alright. Matter ni Noel. Nawala pala si Noel. Nawala si Noel. Sige. I'll try to open the light here. Baka hindi nyo ako makita. Or sige, am coach. I okay? No, po, okay. Like, coach, a little light would be good. Yeah. Okay. Grabe, no? Yung what a story so far, no? It's fun to listen to because coach is really telling us humble beginnings in basketball, di ba? But despite the lack of opportunities and according to him talent, 9 years in the PBA, that's a di ba? That's quite an achievement. Yeah, is coach 30 years old na nag-start maglaro, that's pretty old na nga, di ba? 13 years old. Yeah, that's coach. Yeah, sure. Much better, coach. You're light. Much better, coach. Yeah. Okay. Yeah. Sid, do you have a question? Coach, I got a question about your UST days. You know, you said at the start that
napapayatan sa iyo yung coach mo and he didn't want you to play right away as a freshman. When did things start turning around for you? Because, you know, eventually you became a glowing Goldies legend. So at what point in your UAP career did, you know, parang nag-ano ako, di ba? Parang nag-residence lang muna ako eh. Para ako nag-training. So yung first year was kind of okay. Pero maraming, siyempre, mga senior. So, pero nagagamit-gamit ako. Then the following year, yun eh. So tuloy-tuloy na yun eh. And well, going back to kay AJ Serafi ko. Di ba yung opening line ko kanina? Or baka off the air pa tayo. No? What I can share kasi yung hindi naman yung talent eh. Yung how, yeah. I mean, yung asset ko, it was not talent, but my asset was to find a solution to my weakness eh, which is basically yung athleticism. No? So, yung si Edgy, si Rafi ko, yun ang nagturo sa akin noon eh. So, naka-lopos. Sabi niya ganun, lopos ka. Eh nakikita niya, bumabangga-bangga ako. Sabi niya, ba't ka bababangga? Yung payat mong yan. Papa, hindi mo naman mauurong yan eh. So, ang in-encourage niya sa akin, pagkuha niya ng isisiksik ko sa low post, pero pagkuha ko, haharap ako ng palayo. Pag hindi lumapit, titirahan ko agad. Kaya yung practice ko sa shooting noon, isang damakmak talaga eh. And kung nakapunta kayo dun sa US gym, kung meron kayo nakita na yung rim ring lang, na naka, yeah, na ganun, doon ako nagpa-practice. Doon ako nagpa-practice. So, sinasabi niya kasi, huwag kang lumaban doon sa mahina ka. So, yung istorya ko sa basketball, yun eh. No? Kaya, sa totoo lang, yung na-post ito, may nakita na kagad ako na comment, eh, na wala akong low post na everything. Kasi, yung inabutan ko naman sa PBA, medyo fast track tayo. Parang nilimit ako na i-low post mo eh. Pag hindi low post, pag tumira sa labas, parang tumitira ka sa labas, hindi lalabas ako, eh, kailangan post eh. Parang masyadong singular ang approach. Yeah. And the reason why I appreciate it more all through the years, yung ginawa sa akin ni Eddie Serafi, kasi out of the box yung ginawa niya. So, lalabas, no, kukunin ko sa loob, pero ilalabas ko kagad. Pag hindi sumunod, shoot. Yung hakbang na panghakbang pa lang, biro mo, ito yung sinasabi niya. Pag nakita mong tumaas yung paa, pasukan mo na kagad. Kasi pag nakababa ang paa niya, makaka-react. Yeah. So dun pa lang, ang pinag-aaralan ko yung paa ng kalaban. Although payat na payat ako. So quickness, I would be quick kasi because of technique, yun, that's the term. Yeah, yeah. So hindi ako lalaban ng palakasan sa'yo, pabilisan. Yung technique ang na ituro sa akin. Titignan mo yung kalaban mo. Kasi gumanong pa lang dito, dapat puntahan mo na kagad. So kung medyo talagang nakakasunod ng konti siya, di ilabas mo talaga. So doon naman kami, may play kami sa tuktok ko ng gagaling. So all the way to sa, di ba dati nung araw, wala pang 3-point shot nung araw eh. That's right. Pero that's what to ask natin. Nakapatong lang doon sa tuktok. So doon ako magsisimula. So pag hindi lumapit yun, titirahan ko rin doon. So I was center, but I can take those shots. No? So I was basically the stretch without a stretch at the time. So, one thing na tinuro din sa akin sa USD ni Edgy was yung, I was the first exponent of the step back. Alam niyo step back? Yung mga ganun. So, one practice game, kasi nilalabas ko nga, di ba? So, I would start sa low post, kukunin ko, tapos haharap ako, either paharap or pag ganun, ano? Parang si if you remember Jack Sigma, parang ganun. Yeah, exactly. Pag-ikot niyan, tapos wala ka doon, titira ka na kagad. Pero pag taas pa ng tira niya, dito pa yung tira niya. Yes, ganun. Diba? So, you mentioned about that, you cannot coach it, no? Makasigit lang na, there's actually one UST player that plays like that, medyo modern-day UST player. Naalala ko yung laro na kinikwento mo, napanood ko kay Alain Maliksi. Parang gano'n na gano'n yung kinikwento nyo eh. I mean, do you see any similarities between your game and Alain Maliksi? Ayun, gano'n na itsura ko rin eh. Payat na payat na susute, di ba? Kaya lang si Alain kasi na
nagbigyan ng pagkakataon na maging ano eh, na maging forward. Kasi ako kasi I never had that opportunity except kay Bonnie Carbonell. Tsaka in a sense kay Ed, pero bihira naman kay Ed Ocampo. So si Bonnie lang and yung out of the box in a short time kay Jolly pa. Well, kasi nag-ano siya eh. Nag-impose ko siya pero shortly tinanggap niya yung Philippine team. So nawala na naman siya. Correct. So when you were making your name already sa UST and you said that there were a bunch of seniors that you had to play behind, sino yung mga seniors that eventually went on to play sa PBA? Si ano, Mario Marasigan. Yun ang pinaka pami nun eh. Tsaka si ano, si Ray Ubias. Ray Ubias. Pareho na yata nasa States. I know. I'm sure si Mario nasa States. Si Ray, I'm not sure. Sino pa ba? Actually, marami yung magagaling eh. Pero sa PBA, yun, sila Mario lang natatandaan ko. Then, okay. Yung mismo time ko, si Frank Natividad. Yeah. That's what people were posting when we did announce that you were coming on the show. They kept saying Edmund Yee and Frank Natividad and you were the troika, no, for that UST squad of yours in your time. But unfortunately, yeah. Di ba, hindi kayo nakapag-champion noon. You went up against FEU if I'm not mistaken, no, in the finals. Yes. Back to back ano kami, back to back runner up kami noon. So back to back champion yung ano, yung FEU. Back to back runner up kami. Yung huli kasi I think well fault ko kasi nagkasakit ako eh. Nag i-message nga sa akin ni Edmund yung bakit kasi nagkasakit. Pero looking back, I think I had dengue. Hindi pa siguro lang ulam. Oo, H kasi HPV. Baka HPV pa oh, ano. Kasi you know that time kasi hindi yung format wala namang round of 4. Eh. So, 2 rounds lang yun. Tapos yung top na dalawa at the end of eliminations, yun ang maglalaban. Oo. So, based on our win-loss, prior to the game ng FEU, na yun na yung last game namin, or mag-limit na kami, we have to win one more game. That was against UE. So, UE, ano eh, nilalagnat na ako noon. Kasi mataas ang lagnat ko. So, well, nandun ako sa bus. Nakita, sabi ni, ano, ba't ka nakabalot? Sabi ng coach ni Coach Edgy. Sabi ko, coach, para ako nilalagnat. Sabi niya, ako, huwag ka nang maglaro yata. Sabi ko, hindi coach, maglalaro ako. Pag ano, malalaman, kasi pag round robin ka, pag hindi ka pag nawala hilo mo, maglalaro ka. Pero pag nahilo ka, huwag na pilitin. Sabi niya, tapos mamaya, nilapitan ako ni Coach Edgy na nagra-round robin. Ano pakiramdam? Coach, baka konti pa para baka mawala. Tapos binulungan ako. Kung mamimili ka ng paglalaruan, ngayon na. Kasi bali wala na yung susunod eh. Pag hindi tayo nalo. Tama naman. Kasi, bali wala na eh. Kasi hindi na kami top 2 eh, di ba? So pag natalo kami, sila yung lalaban eh. Based sa standing. So, well, in other words, so nilaro ko. And maganda naman yung laro ko. Nanalo kami. Pero tuloy ako sa hospital noon. Tuloy-tuloy ako sa UST hospital noon. Hindi na ako nakalaro nung championship. Yeah. Okay. But aside from the fact that FEU had that famous player, no, si Anthony Williams, and everybody was talking about how dominant he was, not too many players know about him. I can't even recall anymore Anthony Williams, but just what kind of a player was this Anthony Williams? Mahirap, magaling ba talaga? Mahirap kalaban, coach? Well, alam mo ano eh. Well, I don't know if they will agree with this, but Anthony Williams, nakita yan sa Subic eh. Kasi nung araw, if you want to have experience, and wala naman mga PBL, PBL or D-League na pwede kang labanan, eskwela lang. Usually, napupunta ka sa Clark. Kakalabanin mo yung Navy or yung USP. Eh, panibato-bato yun. Yung mga frustrated basketball player din yun. So, lahat yun aral, either high school or college. So, marami nakakaintindi doon. Actually, ang hirap talunin nun.
So eh bata pa, 'di ba? Lahat naman marami naman nag-army. Batang-bata. So doon na-discover 'yun. So in other words, mataas tumalon, dalawang kamay mag-dunk na wala pa nakakita noon. Sino ang kumpas niya ngayon? If you're going to compare him to a player that we can relate to nowadays, sa pagpapag-aalala mo sa kanya? Well, wala naman siya masyadong shooting, pero malakas sa ano eh. Siguro mga... Anong height niya muna, coach? Anong height niya? Mataas sa akin. Mga 6'5". Okay. 6'6", okay. Well, hindi naman siya kasing galing ng ngayon player. Mas magagaling yung player ngayon. Eh. Pero panahon namin kasi, again, athletic ka lang. Ang laki ng bagay. So, he was really dominating. Tsaka, mahirap pigilan eh. Kasi panay Malgoris kami nila Edmond eh. Mahirap talaga. Pero, yung FU squad din naman na yun, medyo may kanakasan. I mean, you're talking about guys like Martes Aldana, Eto Globo, Anthony Dasalha. Mga naglaro din sila lahat during your time, di ba? Ah, malakas. Mas malakas si Etok. Kasi si Etok naman, ano eh, mga up and under, tapos jump shot. Si Anthony Dasalha, malakas din yun, di ba? Pero medyo mas mabagal, pero mas mabilis kasi tumalon itong si Anthony Williams. Si Anthony Dasalha, malakas, nakakapag-dump din, pero mas mabagal siya. Mas athletic yan, si Williams, definitely. And they were star-studded kasi sila by Cristobal nandun. Sila, yung guard nila, kaibigan ko ngayon, although magkalaban kami dati si Danny Alastas. Baka nanonood yan si Danny. Hi, Danny. Pero ngayon, magkakaibigan na kami. Yeah. So, well, anyway, going back to kay si Rafi ko, merong in time, alam na nila yung pag gumano ako at lumapit sila, alam nila na the drive. So nababangga pa rin ako, no? So pag nung nabangga ako, ang ginagawa ko, pinipilit ko. So na-reduce siya sa banggaan na naman. So until one day, tinawag ako ni Edgy, si Rafik. Sabi niya, etong gagawin mo. Kasi binabangga ka. Parang ano yan eh, parang judo yan eh. Pag binangga ka rito, patalsi ka. Pag tumalsi ka, isabayan mo lang dribble. Pag sinabayan mo lang dribble yun, yung bangga nilang yun, hindi na makakahabol sa'yo kasi pasubsub eh. So pag bangga sa'yo, sinabayan mo lang dribble palayo, tsaka mo tirahan. So that is the step back. That is where the step back was born. So anytime na mag-drive ako, tapos babanggain ako, yung bangga na yun, so nagpapadala lang ako dun sa force nung bangga. So again, hindi ako nakikipaglaban ng palakasan. So binangga nila ako. So yung inertia ng pagbangga, isasamay ko lang yung dribble para magkaroon ng distance. So that's where the step back came. Ang first time na alam ko palang babanggain ako, step back na. So naging trademark ko yun nung araw pa. May sinasabi rito sa nating fan guy, si Ignacio D. Si Rafiko had a defensive plan against Williams. Ginagamit na yung big men like Calayag and Lugue to wear out Williams. So basta wag lang mapunta kay Cordero. Tama yun, Coach Ed, ano? Come again? Si Calayag at saka si Lugue daw yung tagabantay kay Williams. Yeah. Oh, yun ang approach eh. Kasi pag ako ang pinaano, mauubos ako sa foul eh. So sila Calayag, si Nestor, Lugue, yun ang ano muna, yung ultimate defense. Sa endgame na lang kami nagbawa nun. Hindi rin natin nabanggit kanina sa FAU rin that time, Coach Ed, si Ray Lazaro was with them also, no? Oo, ang lakas nun. Oo, di ba? Kaya nga eh. Isa pa yun eh. Malakas yung napakalakas ng line-up time. Kasi yung UST, actually, yung kinakalakasan namin, kaming tatlo lang talaga eh. Yung umi-score, pero lahat yun magaling. At that time, hindi pa masyado nakapaglaro si Benji Gutierrez.
batang-batang pa si Jerry. Mm-hmm. Si Benji. Kung naabutan nyo si Benji, di ba? San yes. Miguel. Yes. Yeah. 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 Pero batang-bata pa siya noon. Eh. So, hindi pa na... So, kami lang ni Edmond at saka ni Frank. So, among ourselves, siguro, yun na yung winning score. Eh. Kaming tatlo. Eh. So, ganun pa, kaming tatlo. So, okay. How about the other... Diba? Sid, we can't end the discussion about his UST career without talking about the question. I'm sure you want to ask about it, the game. Hindi, ano muna? But before that, let's see, maybe. Oh, okay. Coach, how about the other teams, aside from FU? Sino yung mga contemporaries mo? From UE, who were the name players? Si Distrito nasa UE. Si Hector nasa Adamson. Adamson. There was a Sigura also, yung kapatid ni Ompong sa Adamson. Sa UE, ang alam ko nag-proceed si Rudy Distrito. Sa FEU, nung after sila Dasalia, sila Chris McGarry. Chris McGarry, yeah. Who watches our show as well. So I don't know if he's watching now, but he does watch. Yeah. Pilot ngayon yun. Friends din kami noon eh. wala sa kata UP doon, ano? Wala sa mga kata UP. Pinili na lang eh. No, eh. Oh, well, sa UP na... sino ba? I think si... Bert Ortiz was there. Bert Ortiz, yeah, I know Bert Ortiz. Yung anak ng coach ko dati, si Francis Wilson. Si Junior. Nandun din. Yun ang mga magagaling. Mm-hmm. Ang talagang powerhouse talaga yung FEU. Kasi yung FEU, buo yun. Halos nakarating ng PBA. Yeah. Yung team na yun, no? Okay. Pero yung tinatanong ni ano? Sige, Sid, go ahead. No, then I'm just gonna say three-peat ang FEU nun. Oh, three-peat yeah. Sila. 1981. But you know, the point that Charlie was trying to make kanina, Coach Ed, is that hindi natin pwedeng iwanan UST days nyo without talking about that fabled game na up to now, pinagdedebatihan pa yung ba yung highest score sa history na UAAP. Parang may Danny Florencio yata ang magawa ng 60 points to araw, but we're not sure. Your 54 points was the highest for a long time sa UAAP. Tell us about that game na nakagawa kayo ng 54 without the three-point line. Na. Kung may three-point line yun, probably that's more. Kasi tumitira ako nga doon sa tuktok eh. Kasi first three-point line yung papatong eh, di ba? But it wasn't there. So, I only made 54. 5-4. Only. What was, again, may kinalaman si Serafi going to that. Kasi he was encouraging me. Kasi ako yung lahat ng halos, kasi nawala na si in time, nawala na si Frank tsaka si Edmond eh. So he was encouraging me to be very cautious kung ilan yung tinitira ko versus yung percentage, no. So even then, meron siyang stats. He was telling me na if a team shoots above 50%, more or less mananalo yan. So that means each player must be looking at that. So a percentage niya dapat 50% or better. So ako binigyan niya na ako ng mas mataas na standard. Sabi niya 66-65 ka dapat. Dapat hindi ka halos nagmimintis para yung imimintis mo pwede mong ipasa. So everybody happy kasi mahirap yung imimintis mo pero pwede mong ipasa ikaw na nga ang pinapasa. So I was really conscious na kung hindi open ipapasa ko. So pag nag triple team sa akin, I didn't mind na hindi ako makatira. So, nagpapasa ako. And that is where sila Edmond, sila Frank, or nakikita din na double team ako ng kagad sa titirahan nila. Ganun. So, during that game kasi, going to that game, yung mga friends ko, naririnig ng coach, ni Coach Edgy, na lalapit. Sabi niya, ito ginawa mo. Naka-30 ka, ganito ha, na ganito.
So pagpapagsakay namin sa bus, pauwi pabalik doon sa UST, binulungan ako ng coach ko. Tigil-tigilan mo ano, sabi niya, tigil-tigilan mong makinig niya sa mga kaibigan mo. Eh kasi baka ma-conscious ka kung ano yung gagawin mo eh. Sabi niya, kuha ko sa iyo kaysa bilangin nila yung points mo, ang bilangin nila yung mintis mo. Para hindi ka nagsasayang ng tira, sabi niya. So iba talaga. Mataas ang standard sa'yo, coach. Ha? Mataas ang standard sa'yo eh. Oo eh. Iba mag-isip eh, di ba? Yung iba kasi, tira ka na ng tira. Eh, ikaw ang nami. Sino patitira dyan, di ba? Yung iba, hindi. Sabi niya, pasang hindi ka libre, pasang mo. Tatapos sa'yo. So, dapat, tira ka magbintis. Ang ipabilang ba sa mga kaibigan mo, yung bintis mo. So this is true, no? During that 54 points, I only missed 4. Wow. Grabe. And then, after the game, here is what happened. This is how weird Coach Serafico is. So, siyempre, pagkatapos ng congratulations, ang unang nag-ano, ang scorer pa namin nun, si Kalayag, eh, yung naging player, resident siya at that time. Mm-hmm. So, niloloko nga niya yung hindi naglalaro. Sabi niya, wala na akong mapaglagay nung ano eh, no score ni Ed, siya yung ko na lang nilagay kaya meron kang points ha. limited yung space eh. Kasi 54 wala. Eh no, eh dati hindi niya alam na masyadong malaki so ang lalaki ng mga 2 tsaka X. So nung pagkatapos di congratulations ganyan. On the way home, sabi ni coach, pagbaba namin sa bus, sabi ni coach Ed, alam mo ba yung minintis mo? Sabi ko, coach, oh, 4 eh. Alam mo yung unang mo minintis, dapat binord mo. yung pangalawa, dapat yun, nilayo mo, yung step back na. Yung pangatlo, nakita mo na sumabay sa'yo, dapat yun, kinuha mo sa kabila, up and under yun. Kasi hindi naman, alam mo, walang terms nung araw eh. Ano yung description? Ang hirap mag-communicate nung araw. If there is one thing na inimbento ng Amerikano na napakagaling, yung terms. Mm-hmm. Amerikano ang galing magano eh, up and under. Di ba? Yung ganun nga, jumping jack. Eh. What the hell is jumping jack? Wala lang makinalaman sa ginagawa mo. Pero they give names, then you and I can talk kahit na hindi tayo mag-aharap. Na nagkakaintindihan tayo. So, dati, ano yung panay-description. So, all told, use the board plainly. Isang up and under, isang step up, tapos yung isa, dapat yun, yung parang sinemi-hook ko. Kasi may hook shot din ako eh, nung araw. So, it's weird. Kasi, sabi ko, oo nga coach. Sabi niya, alam mo ba? Ah, ito pala sabi. Kung ginamit mo lang yung utak mo, sabi. sabi ng coach ko, kung ginamit mo lang yung utak mo, dapat ikaw ang unang nakagawa ng 62 na walang mintis. Yun talaga eh. Sabi ko na ibang level. Di ba? Magawa ko eh. Di, yung 54, dapat 62, di ba? So kung ginamit ko yung utak ko. So, grabe. So, grabe. Yeah, pero ako, hindi ako na-offend. Mm-hmm. Sabi ko, oh, pag uwi ko, sabi ko, nga, ano, sayang, sana 62 perfect pala. So, okay, it gave me a very high standard talaga. Yeah. May isa rin itong dati mong player, Coach Ed, na binabati ka, binababay ba? Coach ko yan, pangalan niya, Patrick Henry Aquino. Ilala niyo ba ito? Si o naman. Dati player ng UP ito eh, alam ko eh. Magaling din mag-coach ngayon, pero... Diba? Kinakamusta kayo, Coach? Napakagaling mag-coach niya, no? Yeah, he's a champion. Sa women's basketball siya, nagano, di ba? Naging player ko yan sa La Campana. Mm-hmm. Yun, La Campana. Iniisip ko kung saan eh. La Campana yung parang ano nun. May ibang league nun, di ba? Ano lang yun? They're into sports ngayon, yung Mighty Sports. Mm-hmm. Yeah, yeah. Yung coach, you also had a short stint in the Mika, no? When the Mika was revived. You played for the Crisp squad in that time. Is that something that was you were playing at the same time as when you were in UFT or that wasn't allowed? You had to play after UST tsaka ka nag-Mika? Bawal yun eh. Nung araw, hindi. Mamimili ka lang eh.
Mamimili ka, kaya actually during that time maraming hindi nagtatapos nung ano eh ng UAP ah. Kasi NC mas maluwag at the time, I think. So yung mga merong mga intercommercial, yung mga minor leagues hindi pwede until such time, para bang ginawa nila, if you are on your third year, pwede na. So yun ang naging relax lang. Pero during that time, well, I think I was on my third year, pero hindi ko na nagamit eh, kasi natapos ko muna yung paglalaro bago ako nag-crispa. And then shortly afterwards, na Philippine team kami. So, that's right. Isa o dalawang conference lang ako nakapaglaro sa crispa amateur. Well, you mentioned it already. You mentioned national team. Like, well, they did call it national. They call it RP team, di ba? Nung panahon na yun, training RP team. RP training team. But paano, how did that come to be, coach? I mean, you were playing with CRISPA. They recruited you, or is it something that was simultaneously going on already? We try out, you know. Okay, the procedure at that time was Luzon, Visayas, Mindanao. They would suggest players. So yung Mindanao, yung Visayas, maglalagay yan ng mga players na isasubmit doon sa napiling coach na usually yun ang pinaka mas nananalo at the time, siyempre sa school, no? Or sa MIGA, whatever that is. So may try out yun. Hindi yung kinuha ka. Hindi, may try out eh. So yung unang-unang ano ko dun sa Philippine team, no? Dadating yung mga taga Mindanao, taga Cebu. So maglalaban-laban kayo hanggang makakapili ko siya. Yun ang procedure at the time. Mm-hmm. This is RP youth, ano? Nag-RP youth din kayo ako, diba? Yes, sa Bangkok ginawa. No? Yeah. So that was your first national team stint, was RP Youth. Yeah. Oh, yung pinaka ano, pinaka formal. Pero yeah. Yung marami kasi yung mga ano, yung mga parang mga pre na, pero dinadala mo rin yung mga yung Philippine team. Pero yun ang pinaka sa youth, and then sa ABC the following year. Tama. Ginawa sa Calcutta, India. We landed ano, well, pero ano yun eh, walang field amps yun eh. Naglaro pa eh. We landed fourth, I believe. I was always wondering, Coach Ed, kasi nga, you played for CRISPA, but in the PBA, you wound up going to Toyota. So, hindi ba parang natural evolution? You played for CRISPA, you eventually wind up in CRISPA sa PBA. How come that didn't happen? Well, no, normally ganun eh. Kasi yung Toyota, merong counterpart, yung Crown. Yung Crown motor. Parang yun ang parang farm team. Parang nung araw may farm team, di ba? Pero ang nangyari kasi noon, nag-sound off ako dun sa ano. Kasi sinabi rin kasi ni Boss Danding at that time na bibitaw na ako sa pagka-project director. So kung sino yung gusto mag-PBA, you can go. Eh wala naman drafting nung araw, di ba? Tama. So nag-ano naman ako, nagpasabi naman ako sa CRISPA na kung gugustuhin nila, kasi PTB ako, kung may lugar. And understandably, talagang wala namang lugar talaga, maraming naka-line up. So, nalaman yun, nakalimutan ko kung sino yung nagtulay eh, pero there was a call kay Edo Campo right after that. So, nag-meet kami ni Edo Campo sa Intercontinental pa that time. Wala na yun eh. Tapos yun, nag-usap kami. That day itself, nakausap ko na si Ricky Silverio, yung manager at the time. So, madali lang. So, nung nagsabi ako na sa CRISPA na wala silang lugar, so, nandun na agad. Wala kasing recruit. Walang drafting nung ako. And sadly, wala naman nanonood ng mga games namin kasi hindi naman televised. So kumbaga, yun din ang isang para naging problema ko eh. Na-recruit ako, wala naman silang idea except gumagawa ako.
So nung nakita ko matangkad, so you know, you must be a postman. Mm-hmm. Hindi ka win. Kulang lang pa sa scouting mo panahon, ha? Diba? Yung scouting, very different pa. Ah, wala. Walang scouting nung araw eh. Kasi panipangalan lang eh. Wala naman. Bihira naman yung nagpupunta talaga eh. So yun ang story naman ng PBA. You know, I'm misfit doon sa pinapagawa sa akin. But before we get into the PBA career of Coach Ed Cordero, guys, we will take this short break. Magbabalik po ang Eternity of Basketball. Diyan na po kayo. Thanks, bro. Well, we are back here on An Eternity of Basketball. Paalala na po sa ating mga followers, mga listeners, mga viewers na ang dami na, karamihan na po ng ating mga episodes. Most of our episodes are ready in audio form and available on Spotify and on Anchor. So you can already download, take us on the go wherever you want. An Eternity of Basketball, marami na pong episodes na nandiyan na sa Spotify at sa Anchor. And of course, we are part of the Globally Ballin Network. And the Globally Ballin Network also has the Globally Ballin Podcast. You can check it out at www.globallyballin.com. And you can also listen on Apple Podcasts, Spotify, Anchor, and more. And our good friend, Cassie Gormley, also has her own show here at the Globally Ballin Network. It's called Hang Time with Cassie G. So check out all the social media accounts and please follow all of the pods and fans dito sa ating Globally Ballin Network. And we are back now with Coach Ed Cordero. Dito, of course, Coach Ed Cordero is there somewhere. But we are about to transition now from his very colorful amateur career, guys, to now his papuntang PBA days niya. And again, ahead of his time. Although Charlie and Sid, if you look at it, Coach Ed was way ahead of his time. Right. Because a 6'4" shooter, di ba? Mm-hmm. I mean, I remember somebody by the name of Joel Banan, who was a 6'4" guard. Pero ito, 6'4" na shooter na dapat panentro. So at this point, Coach Ed, In fact, there's some comments right now on our stream saying that if Coach Ed Cordero was in the PBA today, pwedeng mas bagay, baka mas bagay yung laro mo sa laro na ginagawa nila nowadays. Yeah, mga big guys stepping out for these outside shots and things like that. So that's some of the comments that we have right now. Right, and then we're going to transition into the PBA career naman, Coach Ed. But we do have some pictures to share with you also, Coach Ed. We're going to show some pictures on the screen right now. And then tell us what is in your memory about this. You're talking about the 54-point game. Ayan po, pruweba. May clipping pa tayo dito. Ayan, Cordero Cars, 54 versus Adamson. Doon time na yun. So any other memories that you have of that game? Sino yung pumapantay sa inyo noon? Tapos ilang beses pa humingi ng bola? Or was it all within the system? When we play, I can remember kasi dalawa yung ginamit namin dyan eh. Yung naka-triangle. Yung triangle, tagal-tagal na yan eh. So, triangle. Ang triangle namin kasi nasa mid-post ako and then Edmund would be on the top. Tapos si Frank ang nagbibigay sa akin sa wing. Tapos may isang malaki dun sa So, although hindi naman triangle ang tawag doon, pero basically, well, looking back, because I'm coaching now, what was happening was basically a triangle. Kasi pag medyo naka-deny, pag hindi mo nilapitan yung si Edmund sa tuktok, tsaka si Frank, titira lang yun. So, you would extend. That would give me room doon nga sa iputang ko lang. Either tirahan ko, step back, mangyayari na. And if that will not happen, then I will go flash to the high post, like sa gitna. Tapos mag-e-X-cut naman si ano. So, everything worked according doon sa plan. And which is the plan was, you know, kami tatlo naman talaga nagpapakakapaan nun. And then, pag nag double team, pag may nag-overextend sa aming tatlo, eh malilibre naman sigurado yung nasa weak side, which is basically a triangle. May two-man game din doon na pag iniwan mo.
It was kind of memorable. And ang mga bumantay sa akin nung nakalaro ko eventually, sila Romy Arboleda. I don't know kung, pero hindi siya related kay Arboleda na. Magkaibigan kami niya. So, mga tatlo sila na fallout yata nun. I mean, according to the clip. Hindi ako nagsabi ng Romy, ha. Yung clip yung nagsabi nun. Pero sa pag-galing kay Pagtukanis, I believe it na eh. Diba? No, but hindi ako pinapatira sa Petro noon eh. Kumbaga, bago pala ako tinira, ahampasin na yung kamay ko eh. So, hindi ako shooting kasi hindi rin ako nag-mimiti sa Petro. Naalala mo ba, Coach? Kasi nabanggit mo nga, wala pang 3 points noong panahon na yun. Pero do you remember, if there were a 3-point line, how many you would have probably made, more or less? How many were from outside the arc, the area of the arc? Probably not too much naman. Yung sa tuktok lang ang pwede kong masabi na posible. Kasi sa wing, baka hindi man mangyari. Yung sa tuktok lang yung magpa-flash ako. Probably, I could have, there could have been mga apat siguro, or lima. So 58 dapat, o 59. Kung were 3 points yung apat na tira. Yeah, dapat ka 62, dapat di siya nag-mintis eh. Yeah. Napansin ko lang sa clipping, Coach, bale, you scored more than half of your team's points, 95. Tapos close game pala siya, no? 95 in score. So it wasn't as if it was a blowout and you were just passing stats. No. Actually, in a very close game. Tsaka after the game, masakit ng katawan ko noon eh. Kasi hinahampas nga yung kamay ko eh. Yeah, yeah. Kasi hindi sila pwede yung the drive-in ko. Diba? Pag kinuha nila yung jump shot ko, pag drive ko, mahampas na kagad yun. Kasi pag nakaganon ako, mag-free throw pa eh. So on the floor palagi. Okay. On the floor ako palagi na kaya medyo masakit. So it was a close game. Yeah. Were you like carried off the board after the game? Nung people were like, papel nakalagay 54, wala ganun, May konting ano ba? Dapat ni Will Chamberlain 50, moment eh. 54. Oh yeah, what do you remember about the ending? How were you congratulated? Well, actually, if you read the clipping, hindi masyadong pinansin eh. Kasi nasa huli. Di ba mas marami pa nga yung kwento doon sa previous game eh. Kasi huli na yan eh. Kaya wala nang kumuha ng stop. Nung araw, wala namang stats eh. Panay score lang eh, di ba? Kahit naman rebound, walang stats nung araw eh. So, after the game, ang nakakaalam lang na 54, edi yung kalaban, tsaka kami. So, the following day na lang nalaman ng kumahilig kasi pagbasa ng dyaryo. Pero buti na lang may nagbigay sa akin ng clipping na yun kasi hindi ako mahilig magtago ng clippings eh. Yeah. And then that clipping that you were holding kanina, ang gumawa niya yung anak ko. He presented me like a parang tribute ng birthday ko. That was years back. So nasa cellphone ko yan ever since. Hindi ko tinatanggal yan. Yeah, yeah. No. So yung nakuha ko, itong nasa right, nakuha ko yan doon sa cellphone ko. May kasama pang dedication niya ng anak ko eh, who is in Melbourne. Wow. So, hindi ko tinanggal. Kaya nung may lumapit sa akin si Pong, yung nasa nagkukutso ko sa mapuha nun eh, kinoconfirm nila. And I think parang Noel yata was on the other side where you were talking about sino yung nakagawa kasi nakagawa yung UE, di ba? Pasaul. Pasaul. Oo, di ba? So, 49 parang yata, ganun. So they approached me na kasi nagtatalo sila kung ano yung huling kumain na kagawa ng 15. Eh tama naman nandyan. So sabi ko, I think ako kasi 54. Do you have any evidence? Sabi ko, ito. Yeah, meron. The evidence is clear. Huh? Yes. Clear as day. Go to the next one. Nanonood pala, Coach, si dating FU player and PBA player, si Ronald Magtulis. Oh, okay. Si Onak. Ikaw raw idol niya. Hindi ko makakita eh. May kilala ka rin, si Chuck Barrero nanonood ngayon.
This is the RTS team, 1990. 1980, yung punta sa Bangkok. Sino yung mga kakampi mo na coach, na players? Hello? Hello. Parang nawala. Hello, coach? Dating nyo na kami? May pumasok kasi na call eh. Parang nawala yung audio nyo. Oh, okay na. Okay na ngayon. Can you hear us now? I don't know what happened. Mm-hmm. Hello? Can you hear us now, coach? Hello? Hello? Coach, coach? Can you hear us? Can you hear us? We're still here? Four shot first. I can barely hear you. Yeah, but may narinig ka? Narinig nyo kami now? Try yung volume. Try yung ulit yung volume, coach. Teka lang. On your device. Yeah, sure. No problem, coach. No problem. So yeah, we're talking to isa pa nanonood dito sa actually pagbalik ni ano ni Coach Ed, si Andy Guzman is also watching right now. So yeah, going back to the career na sa US nga ni Coach Ed, the 54 points. We're talking about this when we went on the air. Living Bang scored 55 pero NCAA yon. Yeah. Or Lasal, di ba? I'm not sure if it was Florencio or Bogs Adornado eh. Basta UST rin yung may isa pang malaking score. I can't remember. Na hindi lang 54. Maybe one of our viewers can ano. Yes. Could get that. Kasi naalala ko nung nagkakaroon na ng mga season ganito, season ganyan sa UAP. Yung may hawak na record talaga dati si Paolo Mendoza of UP. That was 48 for a long time. Diba? Tapos yung nga, dumating si Alvin Pasaol, may 49, doon naglabasan tuloy yung halukay ng mga records. Ano ba talaga ang highest? And then my recollection talaga, ay titik ko si Ed Cordero for the longest time, ha? Yung 54 niya. So if there's anybody who had done more than 54 during the UAP, ha? Hindi po kasali NCAA, maybe you can inform us about it. That's the thing. Yeah. Ayan, Coach Ed is knocking in once again. Coach Ed, are you okay? Can you hear us now? Yep. I'm back. Okay. Yeah, can you hear us again? Can you hear us now, coach? Hmm? Yes. I reconnected. Kasi may kumakit yung call. Yeah. So, tinatanong ni Sid kanina, yeah, who are the guys who were with you on this team in 1980? Frankie Lim was there. Si Villamin, Ito Yosguera, Perry Saldana, Terry Saldana. So bakit katawa ko sa mga pangalan dito naman? Maliito. And your coach was who? Bigger coach. Can you make this bigger, Bianca? A bit. Yeah. The coach si daw is Turo. Turo, no? Kasi I see Turo there. Si Turo. Yeah. Turo Valenzuela. Oh. Mm-hmm. Yes. Yeah, but again, bottom line is not most of these guys, not all of them, did advance to the PBA nga. So yeah, let's take a look at the next picture, Bianca. For those of you who are watching, of course, Bianca is our hardworking producer dito. Here, ito, medyo close na to. Yeah, this is the RP training team that I wanted to dwell on a bit more, Coach Ed. You were part of that. Obviously, there were some American players. In fact, it was dominated by American players when you were there. Could you tell us about that experience? How it was under Ron Jacobs and in that program and with these great players that you were with, whether Filipinos or Americans? Well, this happened a long time ago, and probably it wouldn't hurt if I would tell you what really happened. Mm-hmm. Yeah. The plan was to get Phil Americans because there was a disagreement as to how the Philippine team would be handled. Because at that time, Boston Ding wanted an exclusive time with the members. So if you are in the national team, don't play for your mother teams. And it happened. So he told us that, you know, don't worry about your salary because I will give it to you. So this is if you are with your mother team. Mm-hmm. But somehow
sila Boston Ding and the other project director and Dicini. Yeah, Herminio Dicini. Can you remember Dicini? Yeah, si Dicini kasi yung manager noon. Sa namin sa Arturo. Arminio Dicini, yes, yes. Yeah. So sila yung dalawa noon. Yes. So, nung pagbalik, it was on the agreement that after the RPU team, tuloy-tuloy na kami onward sa ABC nga. And well, it did not happen. So naglaro yung iba doon sa upper muna. So which minasama maloob kasi yun ang hindi nasunod yung plan. So since maraming nasa Philippine team ang nagpunta sa APCOR, so nagkaroon na ngayon ng ano, kasi mga walo lang yata kami natire doon sa RP. So ang unang dumating sila Willie Pearson, si Ricardo Brown. Yan ang backup. Meron pang isa, nakalimutan ko lang kasi hindi naman nagtagal eh. So, yun ang ano, para so naging sampu kami. So, until such time na namumuo yung ano, yung naturalization. Mm-hmm. So, nung nagkaroon ng ano, ng idea ng naturalization, na iba na yung plano, ano? Kasi from Phil-Am, hindi na Phil-Am. So, naging Amerikano na. Right. So, yung dalawang unang nagpunta, una malaki lang eh, si Ringo Felter, tsaka yung isa, si Schultz ba? Schultz. Steve Schultz. Yan. Steve Schultz. Steve Schultz. Yung unang dumating. Supposedly kasi yun lang naman ang kulang eh, ng Pilipino, yung mataas eh, di ba? So, siyempre, para bang one thing led to another. Parang, kung kaya natin ng dalawa, bakit hindi pa marami? So, hanggang ang naging ending niyan, ang nakapaglaro lang just to have a homegrown, si Frankie tsaka si JB. Tama. Yung line na yan, that was the line that went to Jones Cup. And that was the RP training team. Which was kind of sad kasi nagte-training kami noon eh. And siyempre, we cannot compete with really those kind of players. Eh. Talagang magagaling naman talaga. Mm-hmm. So, para hindi magkaroon ng controversy, ang dalawang nasa lineup, si JB Yang at si Frankie Lee. So, sila ito ay sila ano, we were there on the trip pero nagte-train lang kami. Hindi kami nakapag-participate. And then what happened was nagkaroon ng ano nung sinabit yung lineup hindi inaprubahan ng ABC at that time, no? Hindi inaprubahan. So going to Calcutta, we practice siguro mga 4 months lang, 3 times a day. Wow. Na all ano, all locals plus yung nasa training team na kay Boston Pink, sila Franz Pumarin, batang-bata pa si Franz, so nasabak tuloy sila doon sa ano. So yun ang nangyari diyan. But it was ano, yeah. We were actually the first batch of the Philippine team under Ron Jacobs, and Ron Jacobs was instrumental also sa lahat sa amin ng coach eventually, lalo na si Derek, yung outlook sa how you approach the game in terms of coaching. Kasi ibang-iba talaga style eh. Meron talagang pinupuntahan versus yung nung araw kasi panay ano lang eh, panay salita lang, panay concept, no? So kay Ron na iba talaga yun. Okay. Alright. Nakapag SEA Games ba kayo, Coach, 81? Yes, of course. May famous po, picture yata. Mahanap yung picture, Coach Ed, yung parang may flying kick na nangyari dong 1981 na yun eh. Yung gulo. Ako yun. Akin yung paano yun. Hindi ko lang mahanap. Oo, hindi ko mahanap. Hindi ko rin mahanap. Hindi ako mahilig magtago. Nasa isang envelope lang. May nanghiram yata.
1981 SEA Games, 11th yun eh, 11th, natatandaan ko. Dito ginawa yun, tapos Malaysia ang kalaban namin. So, nagkagulo kasi nagkainitan yung mga siko, labas ng siko, tsaka yung naglalabas ng tuhod eh, pag drumive ka. Mm-hmm. So, ang unang nagkabanatan yata kay ano eh, if I'm not mistaken, kay ano kay una kay Frankie Gumante, naggantihan, tapos ang nagkatuluyan sila ano, sila kay Itoy. Itoy. Tapos sumunod si JD, tapos yun nagkaroon ng rambulan. And while this was going on, the former president si Ferdinand Marcos na doon. Yeah. Oo nga. Eh. And I can't really forget yung na-interview siya. Eh. But siyempre controversial dahil kasi host tayo, tapos nagkaroon ng banatan eh, no? So in-interview siya, eh, Mr. President, what will you say? It became a riot. Tumawa si ano eh, si Ferdinand Marcos eh. These kids, they're really young. Ang galing. How we handle. Don't play, yeah. How could you think? Oh, these are young kids. Parang tinawanan lang niya. So, na-diffuse ka agad. Ang galing. Pero, kids, sabi mo, you know. Sabi mo, Coach, hindi ka athletic, pero yung dun sa flying kick, very athletic move yun. Parang ano eh, parang taekwondo move. Ano yun? Adrenaline yun, hindi athleticism yun. But it's, you know, I mentioned that you were our guest to my brother, my elder brother, and he said right away, oh, 81, pare, flying kick. That's what my brother remembered. When I told him that you were our guest today. So, may pahabol nga pala, sorry, dun sa ating mga fans, ano, another for every new player, si Andy de Guzman pala, just saying that he also had a 49-point game. Pero lamang pa rin si Coach F. So, during his career sa FPU, si Andy de Guzman. Rookie year, new Corollas of Toyota. Right. Yung sabi mo nga, Coach Ed, kanina yung apat kayo na rookie in 1982. Yeah, si Terry Saldana, Tim Coloso, kumpare ko ngayon si Tim Coloso, si Ricky Relosa. So, apat kami. Yung photo sa kanan, Coach, sa quarters nga ba to? May mga Toyota balloon sa likod eh. Yes, sa quarters yan, kasi I was single, so I had the option. Tinatanong naman kung gusto tumira dun. So, I opted to stay dun sa quarters kasi mas malapit na sa... Kasi sa better living ako at that time, so malapit, malayo. So, from Makati, so malapit lang yung UST. And kasi tinuloy ko yung master's ko eh. So, nasa... Yeah, that's right. So... Ano yan? Yan, 180 pounds ako dyan. Ganyan ang katawan ko ngayon. Eh. Pumayat na ulit ako. Eh. Ano masasabi mo sa samahan yung apat, Coach, na rookies na? I mean, you're all probably wide-eyed joining this great franchise. Pero at the same time, advantage siguro yung may kasama ka rin na tatlong baguhan. Nung pumasok kasi kami, I was in the quarters. Ang madalas na nagkakausap nun si Ricky Relosa at saka ako. Ang buddy nun si ano eh si Tim at saka si Terry. Ano 'yun, parehong letran kasi 'yun eh. So since si Ricky kasi once in a while nasa quarters din. So kami ang madalas na nagkakausap. Although, in due time, kasi medyo maagang umaalis si Ricky kasi may girlfriend siya at the time. Tapos, ako na naiiwan pa kami. Kaming dalawa ni Tim ang naiiwan na mag-shooting eh. So, tapos na yung practice, nandun pa kami. So, during yung unang, going back to your question, nung unang-una ako sa yung nagpunta dyan, sa quarters ako in Orient ni Mr. Legaspi at the time yung liaison ng ng Toyota nagpasukan yung mga ibang players coming from a training sa ano sa school sa San Agustin. San Agustin, no? San Agustin, yeah.
Oh, tapos actually ano ako eh, I was kind of starstruck nung nakikita ko siya kasi high school ako, siyempre pinapanood ko sila eh. And at that time, pag nakita mo ng personal, ang lalaki eh. Kasi nga, coming from yung college naman namin, hindi naman ganun kalalaki yung mga players. Ang unang lumapit sa akin dyan na welcome si Abe King. So sabi niya, oh pare, welcome to the team. Tapos, after that, every time na nasa ano kami nagpa-practice, actually I was kind of observing them eh, ano yung ginagawa nila before and after para makakuha ka ng tips ganun. Isa sa mga nakakaano ko yung si Mon, usually pupunta ng maaga yan pag merong game na parang pinaghahandaan. So nauuna siya doon, siya mag-isa. Tapos napansin ko parang kinakausap yung sarili niya eh. So mag-isa lang siya ganun. Tapos nilapitan ko, sabi ko, pare, na ginagawa mo. Hindi eh, kasi may nagdo-double dito eh. Kaya batayan mo nga ako, ganun. Tapos yun, so gagawin niya akong guinea pig. And in the long run, tuturuan din niya ako ng mga moves. Sabi ko, paano ba ginagawa yan? Yung saliwa yung, kasi di ba may layup si Mon na saliwa. Yung kanan pero nakasalubong yung kaliwa para walang lumapit. Depensa yun eh. Kaya saliwa yun para pag lumapit ka, yung kaliwang tuhod ng babanggasin. So yun, pinag-aralan ko rin yun. And yung mga one hand niya. Kaya rin, hindi ko mahawakan yung bola, mas malaki yung kamay niya sa akin. So si Abby rin, may tinuro sa akin dati yun, yung mga drop step na galing sa high post na layup ng kaliwa. So marami eh. Tapos for a time, yung mga moves ni Danny Puresto nung nandun pa, yun ang pinakamaraming moves na play. Napakadami. Kumbaga, kahit na post move, kahit na panglabas, tsaka jump shot, ang dami mong mapupulot kay Danny. Napakagaling. Actually, I think Coach Ed, you came into Toyota at a time when it was the strongest Toyota team, an incarnation Toyota. Yet, napagkat po na Danny Florencio, dumating na kayo apat ng mga bata, nandiyan pa si RD Tuantes, and then of course the veterans were all there. So what like being in that legendary group of people, including of course being with Sonny Jaworski? Well, you know, believe it or not, every time na may nagsasalita ron, whether we are eating or nasa bus, may nagpapatawa na, hindi pa ako tumatawa eh. Kasi naghihintay ako ng seryoso eh. Kumbaga ganun po. Ganun ako. Sino number one nagpapatawa? Come again? Sino yung number one na nagpapatawa pagdating sa bus? Ay, hindi. Lahat. Lahat. Si Abe. Si Sunny. Ano rin. Si Robert kasi minsan seryoso yung mukha eh. Hindi mo ma-anticipate na nagpapatawa. So, ako naman, pag si Robert na nagsalita, nakikinig ako kasi naghihintay ako ng gym. Parang nagpapatawa na eh. So, ganun ako ka-starstruck sa kanila. Si Abe kasi alam mo kagad na joke eh. Kasi malayo pa lang yung punchline, nakatawa na ng malaki. Okay. Pero, Coach, how was when you got to join the Toyota team, what were the instructions given to you? How were they going to use you? Did they say they're going to use you up front as a center? So you have to, you know, be on the post? Because as you said, di ba, wala naman scouting nun. So there may have been a mistake in how they used you. Because like, if you look at this photo right now, it says Ed Cordero Fernandez's heir apparent. And the only thing is similar with you in Mon was probably your height. Just your height. Yeah, I agree. the game was very different. That was ano nga, yun ang medyo kinakalungkot ko nung nasa PBA ako. Kasi they were looking at, I can play post. But in actuality, I cannot. Kasi even naman nung nasa college ako, or even na nasa Mika ako, hindi naman ako post eh. I kami na sa four, pero hindi ako maglalaro sa post eh. Kumbaga po, poste lang ako pag maliit. Pero pag malayo, pag malaki, ilalabas ko rin. Ano? Which was given to me.
Pero sa PBA, never eh. Kasi sa PBA, kasi is extremes eh. Like, sasabihin ni Edo Campo, oh, sige, papasok ako. Mga, kaya ako ano eh, if I encountered somebody na nakapanood sa akin sa Toyota, ang impression ko agad, 3 points. Kasi doon ako pinapasok eh, para tumira ng 3 points. And yet, hindi naman ako sinasali doon sa normal course ng 3 points. Di ba? So, parang extremes eh. So, pasok ka, titira ka ng 3, pero pag sa, like, sa scrimmage, pag nagkapalitan, mapupunta sa post eh. Kasi sa rotation eh. So, minsan post eh, minsan sa wing. So, hindi, parang wala akong ano eh, wala akong definite na participation, except pag yung nagahapol, doon ako maalala ni Coach Ed, papasok ako. So, eh, minsan naman, na itira ka ng mga 3, hindi mare-remember ka talaga ng tao, di ba? Itira ka ng 3 na pumasok, hindi yun na yung ano ko, yun na yung pinaka-crowning glory ko. Pero minsan nga, nakahabol kami, nilabas ako eh. Nung dumikit eh, sama ng loob ko. Pagkatapos mong pahabuli, may pag-asa pala, nilabas ako eh. So, parang ano, parang hindi nako-complete eh. And it went through ano eh, it went through all except nga yung sa beer house eh. Kasi doon ako ginamit na talagang 2 and 3 ni Bonnie Carbonell. And all the rest kasi they were hoping to convert me. I mean, I cannot blame them because there was a lack of tall guys. No, so they were hoping na ma-convert ako. And in fairness to me also, lahat naman yan, alam ko eh. Alam ko nga ituro lahat yan sa post eh. Pero hindi ko lang alam gawin. And you know, if you're coaching, it takes talent to make back to the basket. Iba yun, talent yan. Back to the basket. Kaya nga ako, never ako nag-back to the basket. Kasi wala akong advantage dun. So even if I go low post, haharapin ko rin sila eh. Or pivot ako, pivot away. Mm-hmm. Yung pivot away na yun, na I was telling you na parang Jack Sigma. Pag hindi ka malapit sa akin, makakatira na kagad ako noon. Eh. So wala ka nang magagawa noon. Eh. Except pag lumapit ko kontra. But that was never given to me. So meron nga akong time eh, na hindi ko na lang babagitin yung coach. No, nag-turn around ako, pumasok eh. Pinagalitan ako eh. Sabi ko naman, saksak mo eh. So, ganun ka-limited eh. Para bang kung if I encountered an out of the box old school presume ano daw na nasirafi ko that allowed me more leeway eh parang naging tikahon ako nung napunta ako sa PBA nagkabaliktad eh. Kaya yung kaninang comment kung na yun ako naglalaro eh palagay ko mas ma-accept ako eh kasi you know anybody can shoot wala namang 4 and 5 yan, eh, di ba? So I can be a 4 and I can shoot or I can be ano, na may height ako na mag-shoot. So I agree with that. Yun ang hindi ko, ano eh, hindi ko naranasan. Yun lang ang kinakalungkot ko because most of the time, I would be hoped for being a 4 and a 5. And then, pag nakita na, bago umalis, yun naman ang yun naman kaya nag-extend ako ng kontrata kasi pag yung nagsawa na sila siguro, or sige na nga. Pag 20 ka na, gaganda naman yung ano ko. Gaganda yung performance ko eh. Kasi ang advantage ko kasi, if I would be playing a 2 and a 3, pagpasok ko sa rebound, dala ko maliit eh. So ako makakakuha or mapafollow up ko eh. So I ended up sa beer house alone, I ended up almost double-double eh. Kasi meron akong rebound, meron akong shoot. Right. Kasi maliit yung bit-bit ko eh. Pero pag nag-iiba yung coach, palagi akong magiging ng poste, eh, hindi ako makakuha lalo eh. Kasi hindi naman ako makakapasok at may ano eh, may build tsaka yung footwork na malakas yung paa and everything. Hindi ko kaya talaga. Eh. Kaya almost na niyan. Makaka-box out lang ako pero hindi ako makakuha ng ball. How did you deal with the frustration? I mean, obviously you knew that you could play a certain way, you could be effective in a certain way, yet you weren't being used. So and you say that was constant except under Coach Bonnie. So how paano yung mindset mo? How would you push yourself to go to practice every day knowing that they're not going to use you the right way during the game and things like that? What ano yung mental aspect? Well, the mental aspect was really hanggang ngayon dala ko pa eh. I really don't give up eh. And
kung ano yung pinapagawa nila, hindi naman lang pinapractice ko eh. So low post, back to the basket, talagang pinapagawa ko. Ginagawa ko. And most of the time, pag yung pinapractice ko yung outside shots ko, pag yun napagod na lang ako eh. So I never gave up. Kaya lang, siyempre, if you look at the lineup, talagang hindi rin ako mabibigyan ng break. Either or, di ba? Pero siguro, mas may pag-asa kung nag-wing ako. I really don't know. Kasi doon sa post kasi, you have Mon, you have Abe, di ba? Tapos meron ka pang import. So talagang wala ka ng ano eh, wala ka ng lulugaran eh. And actually, this game, ang nag-point out sa akin ito, actually si Danny Florencio ba eh. Sabi niya, alam mo, kung nagpunta ka sa Presto kasi was offering me also to transfer. Kung nagpunta ka sa Presto, eh malamang doon ka nagkaroon ng break. Kasi Presto at that time, wala naman masyado pang line at the time. So yun ang mga ano, which well, looking back, okay na rin. Dahil, you know, okay naman yung memories ko sa Toyota regardless how short it was. And I was fortunate enough to be with the greatest few of the greatest PBA players, no? Okay. At that time naman, yung lima, hindi mo na matitinag yun eh. Si Mon, si Abe, si Robert, Francis, and Arnie, diba? So right, talagang, right. And Danny. Mm-hmm. But Danny left kasi afterwards. Right. And you won two championships in your rookie season. One right away. Yung ano, kasi nagkaroon pa ako ng ano, yung isa pang medyo malas eh. Nagka hepatitis ako eh. So hindi ako umabot doon sa ano eh. So kalahati lang nawala na kagad ako. Pero yung first conference namin nag-champion kami. And then 82 ito, 'di ba? E tapos yung maliit na ano yung invitational, yung may Korean ba? Mm-hmm. It could have been won eh. Kaya lang para I don't know ano nangyari. Tapos sa third conference, nag-champion na naman ng Toyota. So looking back, kung naseryoso ng konti yung invitationals, nag-grand slam sana. That was the closest actually we could have gone. Yeah. I remember that. Ito ba yun, Coach Ed? If the photo is being shown right now, parang... Teka muna. Where are you? Well, where are you? Toyota yan, di ba? Yes, yes. It says the Super Corollas are in, but where's Ed Cordero? That must have been the time na... Did you have may hepatitis ka? Well, probably. I cannot recall when that write-up was made. Probably kasi nag-hepatitis ako. Or yung hindi nga ako nagagamit. So, kasi I was neither here or there. Eh. You know, parang... Mm-hmm. Yeah, yeah. Hindi ako masyado nagbigyan ng ano eh. Ng designation kung kailan ako pwedeng maggamit ng tama. Tanong ko lang, Coach Ed. Yeah, sorry, Coach Ed. Tanong ko lang kung bakit number 88 yung napili yung uniform na number kung nasa Toyota kayo. Ah. Well, I was hoping na 11 eh. So double digit na ano, 'di ba? 1-1 kasi 11 na. 11 kasi ako sa UST eh. Naging 4 lang ako nung naging captain ball ako kasi si Coach Serafi ko, old school talaga eh, pag captain ball ka 4. So, nung nag-captain ball ako, naging 4 ako. Pero all my UST days, 11. So, I was hoping for 11 but obviously Arnie was 11. So, I was hoping for a double digit. Eh, 22 si ano eh, si Danny Florencio. So hanggang umakyat kasi may 33 na sa ano eh sa iba eh. So hanggang umakyat na maging 88 na. Layo na. So the following year naman, napunta kami sa Beerhausen. Pinakamababa naman, 3 naman oh. Extreme sa. Speaking of Beerhausen. Yeah, Bert yes, La Rosa, yes. Abel Kitapen, Mike Bilbao, and who's that on the right? Is it Itoy? Number 13. Hindi si Abit Kitapen yan. Hindi ba si Abit? Yung number 3? Oh, number 3 yan. Sino yan? Si
You're the number three. Yeah, number three. 13 is Gutierrez. Abed Gutierrez. 13 is Abed Gutierrez. The one on the left. Yeah. Bert De La Rosa, Bonnie Carbonell. Hindi si Ito yan, si Abed Gutierrez. Then me, number two. Yeah. Then Simon Fernandez. Simon, that's right. Yeah, the other one being black. Okay. Yeah. What was Sige. How was this team naman, coach? You know, parang it's born out of the ashes of the disbanded Toyota franchise. And I think this was, statistically speaking, this was your best year when you averaged 10 points a game. Ano? But so yun, just tell us, how was Beerhausen, you mean? Yes, Beerhausen. Your first season, 84. Okay, 84 season. The question was, I'm sorry. Yeah, sorry. How was how was this season for you? This new team that came from essentially from Toyota, and you were new to the league, but and you mentioned a while ago na Coach Bonnie was the one coach who finally used you correctly. So, could you tell us, how was the experience that year, 84? Well, it was very, very good. Kasi we were the play was evolving around Mon Fernandez. And you know how Mon is. That was also his best year in terms of yung mga triple-double. The most triple-double Mon made in his career was during Beerhausen time. Correct. And correct. Most of the time, ang recipient ng upasan was either si Tim Coloso, ako, or yung mga Cutting De La Rosa, sila Abel Gutierrez, and Vicky Relosa. So, we found strength doon sa system ni Bonnie. Kasi we were constantly moving para hindi madouble si Mon. And si Mon naman, pag hindi mo na-double, pahapyaw, kayang-kaya. So we had lumaban kami ng championship noon against Presto, sila Ricky Brown was really at his prime. So those were the almost, but it was a very good year, and I my role was really defined actually. Mm-hmm. Kasi para tumaas, we were not so tall, pero para tumaas kasi kami there's something wrong with this. Yeah. Okay. Para tumaas kami, so you have a lineup of Ricky Relosa on the 4, 5 Simon, Abet would be 2, ako yung 3, Bilbao would be 1. Yun ang mga So magkakapalitan niya si Ito, then si Tim Coloso on, So Tim Coloso is like 6'2 or 6'3, pero guardia, di ba? So, malaki yung team namin. So, kahit sa perimeter, with the exception of sila De La Rosa and sila Bilbao, which Bilbao is super, super talino maglaro. So, we had a good year. Talagang, contender kami at that time. Although, siyempre, maraming malakas talaga inherently, individually, mga powerhouse team. No? Yung Presto lang malakas. Tsaka San Miguel, I think. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So this is with Tanduay. This is 1987 already. Diba? Kasi you were with Beerhausen, Manila Beer for 3 years, 84 to 86. Then you went to Tanduay in 1987. Why did you choose Tanduay? How did you end up in Tanduay? Well, nawala na kasi yung nawala. So, ang una kong nakita kasi niya si Turo, Coach Turo. So sinabi ko na kung may spot pa, di sabi niya, di punta ka lang. ganun lang yun. So di punta lang ako, di nasama naman ako. But again, I started he was looking at me at a foreman din. Pero later on, nagbago siya. So nilagay ako sa wing din. And tamang-tama naman, before mag-disband yung Toyota, yung Tanduay, remember that issue about the RAM dati. So, bago nangyari yun, nailipat ako,
sa ideal spot ko. And I had good numbers on that conference. Tama-tama naman, nakita naman ni Charlie Favis yung stats ko noon. So I went to Shell. So after Tanduay, napunta ako sa Shell because of those stats. Kaya nga sabi ko, may halong malas, may halong ding swerte. Kasi hindi ako nag-bloom career-wise, but in a sense na nakapaglaro ako ng mahaba kasi at that point na magre-renew ako, eh nabibigyan naman ako ng break doon sa ideal spot ko. Ganun nangyari. So kada madidispan or mawawala, magkaka-break ako on the ideal spot. Can we just take it back, Coach, a couple of years? Because we did ask you about your stint in Toyota. But how immersed did you and the other young guys, you know, Relosa, Saldana, etc., how immersed were you in the Toyota Crispa rivalry? Were you also hyped up to play against Crispa in those days in the same way that the older guys were, the more senior players were? Yeah. Ako kasi very maliit lang if ever na nagamit ako sa mga encounters, ano, yung mga talagang mga quality minutes lang, kung if you will call quality minutes, kasi pampamalit ka lang, damang-dama mo eh, kasi unang-una yung Coliseum eh, hindi ka makakahinga sa dami ng tao eh, so maano mo yon. Pero ang nawala na lang nun yung away sa labas, kasi eh, si Joey Carpio, kailangan eh, kakampi ko sa Chris Pamature, eh. So wala nang ganon, di ba? So, yun lang ang hindi namin nadala, na may away pa sa labas. Pero yung intensity, yung gusto mong talunin, mahahawak eh. Kasi sa pre-game pa lang, alam mo na kagad, seryoso. And then, hindi naman sikreto na I grew up watching the rivalry. So, imposible hindi ka mahawa dun sa if you are into it. Talagang we were 100% into it kasi you want to prove na nandun ka eh sa line regardless of how small your contribution is kung in terms of minutes. How about the rivalry within the team that was going on during that time? Everyone knows, no? The Fernandez and the Jaworski thing was already going. Did you feel it? Did you see it? Witness it in practice every day, etc.? Wala naman nun eh. Nung panahon namin, wala naman nun eh. Yung rivalry na yan, nawala na yung Toyota palagi ko eh. Napalaki na lang eh. Hindi naman. Wala naman. Wala. Walang ganun eh. Kasi nag-uusap naman yung dalawa eh. Ito yung gawin natin. O sige pare, dito ka. O sige, ganun. Tapos si Edo Campo naman kasi nakasama nila pare-pareho. So they are talking basketball in a more collegial manner, not as a coach and a player. Hindi. So, you know, first name basis nga lang sila Robert and sila Coach Ed. Eh. So, kami naman siyempre, nandun pa rin yung namamangha kami and everything, nakikinig lang kami. If your question is kung na-feel ko yung rivalry, I don't think there was a rivalry. I mean, you know, there was probably a disagreement in concept, but I don't think there was that rivalry that you are mentioning that was really an issue later on. Mm-hmm. Okay. As far as I'm concerned. Yeah, of course. Mm-hmm. We have any other pictures that we want to show, no, Ojed, after this? Yan, ano to? Shell. Shell na to, Shell. Salamat ko dyan kay Charlie, no? Kasi si Charlie talagang, ano yan eh, marketing man yan. So, naniniwala sa mga stats yan. Yung mga ganun. So, nung nag-ano kami, nakita naman niya na okay yung stats ko. So, nakuha ko. And I think si first ano ni Coach Jolly pa dyan. Right. Ang stint niya. Mm-hmm. Kaya lang, tawag dito. Ah, si Charlie yata. I forgot kung si Coach, si Charlie ang umalis o si Coach ang, I cannot remember anymore. Pero si Manny probably stayed with the team until sa dulo yata. Yeah. Come again? I think Charlie probably stayed with the team. Yeah. Si Charlie pa lang pumalit sa previous. Yeah. Tama.
So this was the 2003 reunion game. Oh yeah. Oh yeah. That was, wow, that was a long time ago, no? 2003. Mm-hmm. 17 years ago na pala ito, no? Right. Parang kailan lang, no? Yeah. But the everybody can still play. Yeah. Yung 2003 na yan, all of us who went there can still actually play. That's true, you know, it was great to see guys like Rolly Marcelo, ang galing pa rin tumira. Diba? Kahit parang he looked a bit older already. Natatawag ako sa kwento ni Ed Camus eh. Nung unang practice daw, sabi ni Ed Camus, takbo na tayo. Nung tumakbo daw, may pumitik daw sa hita niya. O, lakad na matulin, lakad na matulin. Kirit ni Ed Camus. Thanks to the people here in the photos for the benefit of our viewers. Let's start with the Rosa Taas. Yung mga nakatayo. Can we learn it, Bianca? From left to right. Left to right, Paul Herrera, si Boy, Clarinho, Ed Camus, Gil Cortez, Ompong Segura, Robert Jaworski, Coach Dante, Mon Fernandez, myself, Rolly Marcelo, si Tino Reynoso. Mm-hmm. And then seated is Emery Legazpi, Chito Laizaga, si Rocha. Oscar Rocha. Mm-hmm. Oscar Rocha. Oscar Rocha. And then si Yuli Rodriguez. Mm-hmm. Orly. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Orly Bauzon. Si Orly Bauzon. Yan. Mm-hmm. Yun ang uli. And yung si Kudya, yung ano namin. Yung namamuhala sa amin ng ano. That's right. Pero hindi na players. The last three aren't players. Oh. Yung huling-huli si ano, yung recently namatay na eh, si yung boksingero dati, si what's his name? Yung nagmama ano, nagpunta pa kay sa Ginebra. Eh. Ah, si Mang Jun. Ayun, si Jun. Oh, si Mang Jun. Oh, recently lang namatay si Mang Jun. Mga couple of weeks ago. Tama si Jun. Ayan, that's right. That's right. Oh, nga. Kasi, hindi ko masyado yung above Jun. Yeah, the fellow behind him, I can't... Hindi. Ano? Ano rin? Staff din namin. Mm-hmm. Hindi player, staff din namin yan. Pero ano yun, staff yan doon sa original. Na yung early Toyota days yan. Wala pa nga sa photo yung nag-MVP sa game na ito na si Terry Saldana. He's not even in the photo. Wala dyan. I think we had two practices kasi. We had two practices. Yeah. What a game that was. That was a great game, Coach. I remember the nice pass of Mon to Sunny to make the three-pointer to ensure the victory. No, it was a one-point game. Made it into a four-point game after Boggs Adornado stepped back for the three-pointer on the other side. That was a great ending for the fans. You cannot ask for a better ending. You know, I mean, that was the clincher. Yung 3 points and no less than by an assist. By Mon, so that you cannot ask for anything more. We were so happy. Yeah. Maganda rin yung mga iskisa ng mga player eh. Chris Patayota, matatanda na. Pero mga butika na naman din mag-away. Naalala ko, may picture si Terry Saldana at saka si Atoy ko na nagdibilaan din eh. Diba? Chris Patayota never dies. Yeah. Oscar Rocha and Abin Kidabin as well. You know what happened? During that game kasi, yung nung umpisa kasi no when we were nandoon kami siyempre sa dugout no nagkakaano lang oh puwede baka naman may manira pa diyan oy matatanda na tayo yung mga ganun ba ibang everybody was like exhibition lang naman ito eh ganun eh pero nung naglaro na nagkatuluyan na yung alaskahan natuloy sa tulakan eh si I can remember si Ato yata natulak. Pumasok pa dun sa ano eh, dun sa parang advertisement na nakalagay sa gilid eh. So talagang ano eh, si ako natira din ako, nakalimutan ako kung sino eh. Nabigyan din ako ng ano eh, ng tuhod eh.
So, pero mahaba playing time mo, coach, kasi bata-bata ka pa noon eh. You're one of the younger ones eh. So babad, medyo babad ikaw, si Terry. Di ba? I remember, mapatalag-talag yeah. ka noon eh. Actually, ano, ang naging strategy kasi, yung sa mga una, kami muna eh. Para ang ending, siyempre sila ano. Mm-hmm. Eh alam naman natin, ang core talaga, sila Mon, sila Robert, and sila. Eh, okay naman. Eh, akala nga namin, hindi talaga at all papasok si ano eh. Sa huling-huli lang siya pumasok. So, it went well. It went well. Except for the Crispa fans. Yeah. Except for the Crispa fans. Diba? Hey, you know what? There was a move to have a follow-up at least in two places. Kasi sa isang dalawang abroad pala. Dalawang abroad tsaka isa sa South. They were clamoring na doon eh. Kaya lang ang problema, ang nag-arrange kasi noon, PBA I think, di ba? Yeah. PBA yung nag-arrange yes. ng mga nanarin. Yes. Eh, hindi malaman kung sino yung i-coordinate. So, dalawang, I think, sa either Dubai or basta sa ano eh, medyo Arab eh, ang nagka-clamor. At the time na nakakalaro pa, and Crispa was really going na isa pa, sabah, makabawi man lang and everything. Kaya lang, sadly, hindi natuloy. Walang nag-coordinate. Sayang. And by the time, probably makukontakt na sila, ano, sila Francis. Tsaka sila, ano, yung mga nasa state. Yes. At the time, may kasi dati Lorenzo, di ba? Obviously, nakita na di ba? Kung nagkaroon ng ano yun, kung nagkaroon ng part 2 or 3 yun, I'm sure makakarating na yung mga yun. Yeah. Sayang din, no? Hindi na nasundan yun. That was a great day. Yung Chris Toyota, talaga, nung when you were all on board, parang naging bata kami lahat eh. Yes. Parang lumabas na naman yung, kasi I'm a Toyota fan. These guys are also Toyota fans. So nung nakita namin talaga, wala. Lumabas yung pagka-Toyota fan namin in that game. And of course, for Toyota to win, that's very special. Yeah, pati, so, and the Coliseum was filled eh, di ba? Mm. Yeah, dami. Taka, pati yung commentators, yung mga the oldies, tapos pati yung referees, si Mang Tom. Talagang, you know, they made it a vintage game. It was a great, great event. Even the graphics, on TV, even the graphics, yes. They used the graphics from the 80s. Pinaluma rin nila. Pinaluma rin yung ginawa nila. No? That was Sarbenta Panag Parker. And one of the referees had to be substituted after the second quarter yata kasi hindi na kaya. Hingal na siya. Actually, that was anticipated eh. Na baka hindi tumagal eh. So talagang may nakahanda na kapalit. Tama. I remember, yeah. Yeah, naka-ready na yung, there's like two or three referees na naka-standby yata. Just in case. Okay. Di ba? Yeah. Pero coach, okay, so you went to Shell for a couple of years. So I understand you got to play with Bagsanok and Paras, no? Yeah, yung rookie year ni ano. Yeah. Rookie year ni Benji, yes. Yeah. So how was that naman watching these young great players you know that you knew would take over the league in the next decade? Well, Benji was the yung galaw pa lang ni Benji, alam mo ng future eh. Kasi ang lakas ng katawan. Tsaka seryoso talaga. And Ronnie was at his prime. And eventually, naging kumpare ko rin si Ronnie. Ninong yan nung ano ko eh. Nung, panganay ko eh, si Ira. So, ano kami, medyo palagi kong kabiruan yan si Benji. Nung araw pa lang, kumikero na yun eh. Hindi pa kalbo. Nagpapatawa na yun. So, so ano, medyo yung ano namin kasi nagkaroon kami ng sa Shell we had Jolly pa and then we had si Osbok, si Dante Silverio. So nag-coach din siya. So I think lumaban kami, kalaban namin ang Great Pace yata, oo. Yeah. And ano, yung sa import. Yung import namin, maano rin eh. Ba? Si Bobby Parks yata. Tama, si Bobby. Bobby also was his prime. Kaya lang, second lang. I think that was San Miguel. San Miguel yung tumalo sa inyo.
89. San Miguel. San Miguel. So that was their Grand Slam year. Right, right. San Miguel pala. Tama. Ah, yeah. You're right. Okay. After that, Coach, ano, after that, Coach Ed, you transferred to Alaska for one more season, and then what was it like naman under this new young coach at the time by the name of Tim Cone? Well, Tim Cone kasi, actually, alam mo istorya mo sa ano, paano ako napunta ng Alaska? Yeah. I was about to give up eh, kasi wala namang kumuha sa akin, and nag-uumpisa na yung ano noon eh, nag-uumpisa na yung season noon, and I was still working out at yung ultra meron siyang gym na yun, no? Nag-workout ako and Coach Tim was there working out. So all along na-observe pala ni Coach Tim na nag-workout ako doon every day from the gym, and then tatakbo pa ako sa track and field, may track and field sa ultra. So after a week of observing me, nilapitan ako kasi sabi niya, nakikita ka din dito, nagpa-practice ka eh. Do you have a team? Sabi ko, no coach, I don't have a team. And you're practicing? Sabi ko, yeah. So, parang, okay, if you want, you can play for me. Yun lang. So, yun ang istorya. So, nagpunta ako, kinausap ako ni Waki, Rilio. So, naglaro ako. Kaya lang, ang kalungkutan nun, nirecruit niya ako sa 4 and 5 din. For backup kay Abit Idavid. So yun ang story. So, up to the last minute talaga, people would really try me as a big man. Actually ano, if Coach Tim will see this, meron siyang drill. Eh. It's a funny story. Meron siyang drill. Yeah, ano eh, he will divide the team to the sideline. One sideline, left and right. So, merong yung all positions 1, positions 2, 3, 4, and 5, yung spots. And then, iitsa nyo yung bola sa gitna. And then, before throwing the ball up or wherever, the numbers he will call will go and scramble for the ball and make a layup. So, itong team na to, yun ang court nyo, yung team na yun, the other side sa court. No? So, kung sino man. So, pag sinabi niyang 1, yung 1 ang pupunta. Pag sinabi niyan 2 yun. So partner, o 1, 2, 3, tatlo kayo, di 6 kayo doon, magiging ganun. So he started out, pag siyempre, di mag-upisa sa muna sa 1, sa 2, sa 3. Pag naging 5, o di ako, eh since mabilis nga, di ako makakuha, layup ka. So, nagkakapi ko lang kasi parang hindi nakakasabay yung 5 sa akin, eh, di ba? So finally, sabi ni si Abit noon eh, si Abit Gidabi. So may konting palabok pa. Eh ganun-ganun eh, hindi naman 5 to eh. Bakit nilalagay mo dito? So I was hoping na ma-realize ni Coach Tim yun eh. Hindi mo sinabi, hindi ka sumagot, coach, na, oo nga, hindi naman talaga ako 5 eh. Hindi ka gumana. I agree. Sabihin na ni Abit, sa'yo tumahimik ka. So, nainis si Abit. Kasi pag kami ng dalawa, siyempre, hindi siya makakano. Kasi ako kagad makakapunta, layup na kagad. You know? So, ang finally, sabi, hindi naman 5 to eh. So, well, after that, hindi rin. So, ang naging solution ni Coach Tim, and I know if he remembers it, every time na tatawagin niya yung 5, eh ano na, 3 and 5 na. Labo-labo so, yun. Combination na, and then never na 5 na. Okay. But after that season with Alaska, Coach Ed, you finally decided, ayaw mo na. What did you do right after you retired from professional basketball? I was actually, ano eh, again, hindi ko alam kung pabalat bunga lang. Pero I was actually asked na to stick around and see how it goes. So, yung sa Alaska,
And sadly, hindi ko kinuha kasi at that time, I was still working kasi. I was in the corporate world at that time. So sabi ko, baka if I cannot play, baka hindi na rin ako mag-stick around. But I never did I realize that it could have been my opportunity to coach early. So if there is anything to that I can look back at na sayang, sana kinonsider ko kagad. But, you know, I was in the corporate world, so balik ako dun sa trabaho sa opisina. So okay lang din. And nung nag-retire kasi ako, I made a silly promise that I will not touch a basketball, that I will not even attempt to play scrimmage or pickup game and forget about basketball. So it was foolish kasi ang nangyari kasi. Hindi, kasi nag-gym din ako eh. So ang nangyari, lumaki ako na lumaki sa gym, tapos kain ako ng kain. So tumaba ako eh. No? Tapos nagkaroon pa ng remember yung NBA? May isang chapter yung career ko rin sa NBA, Metropolitan Basketball Association. Yeah. So nung nag-start yung 1998, hindi pa ako masyadong mataba-taba no. So nagbalon ako sa mga 235 yata. Wow. Ang payat ng litlit ng buto ko eh. So talagang lalaki-laki ko eh. So parang nagtuturo ako doon sa mga kids. I cannot even demonstrate yung mga ano. So since then, nag-cut down ako. Tapos tama naman, that was around 2003 yata, yung inumpisahan ng San Miguel, yung SMC All-Stars, if you can remember that. Yeah. Doon ko nakasama si Ronald Magtulis eh, kaya favorite ko yung bata naman. Mabait si bata yan. Sabay tawa. Sabay tawa eh. Doon ko nakasama yan si Ona. So nakaano well, naman, kasi tama, nung nagpapawag sila, so naka-trim down na ako. So okay. But coach, you were never really... Yeah. Come again? Okay, I was saying, then your coaching career eventually proceeded. Yeah. Nagda-double, ano? Go ahead, Charlie. I'll be the one. So then you proceeded eventually, no? So something that you didn't start on, as you said, you wanted to start it earlier, but eventually you're coaching, you worked with San Beda, with Coach Frankie, then Mapua as well, and all of that. And now, you know, as you told us earlier, you're doing coaching individual online for young kids. Yes, no? Sure. How's this coaching thing naman coming along for you? Is it something you have a passion for it? Something you want to keep doing? Well, definitely. Coaching is my passion, no? I was still playing. I was coaching already dun sa mga barangay level. And then I was teaching kids lahat. And as I mentioned kanina, the reason why I have passion, kasi I can relate to kids like me. Yung ina-advisean ko lang sila na the same way, you cannot compete with something. You know this yung classic na you cannot elevate somebody to their level of incompetence. So yun ang pangaral sa akin ni Coach Serafico eh. When you compete, kukumpit ka doon sa lamang ka. Hindi porke banggaan eh, makikipaglaban ka ng banggaan eh, wala ka namang kalaban-laban. So, you know, even yung banggaan, may technique niyan eh. Like yung judo na pinaliwanag niya, yung weight ng kalaban mo. So, when I approach kids now, I advise them, and ano ba ang asset mo? Ito yung asset mo. So huwag kang gumaya ng kasi di ba, mga bata ngayon, kung sino nakita nila, kahit hindi naman sa kanila, gagayahin nila eh. So nauso yung Steph Curry. Nauso yung Michael Jordan dati, kahit wala. So I'm telling them, ito yung asset mo eh. Dito ka. Pag may mabilis, itong gagawin mo and everything. So in detail, I can teach them. And especially shooting. Kasi yung shooting, hindi rin ako naman naging natural eh. Tinuruan din ako eh ng basic. And in the course of my coaching, dalawa kasi yan eh. You have natural and you have yung pinag-aralan. Right.
pag gusto ko maano lang yan, nung I was growing up, namimiling ako, di ba, kay Will Chamberlain, yung sinabi ko, hanggang nakita ko si Jericho, sinabi ko. Yung sa mga Mika kasi, nakita ko yung, ano yan, dami ko nakita dyan, siyempre, si Bogues nandyan. Yung kay Atoy, tinignan ko rin yun. Kaya lang, yung tira ni Atoy, ang hirap gawin. Totoo yun. Hindi mo kayang gayahin yun kung hindi ka Atoy ko rin. You know, biro mo, saka nakakita ng itatalon, tapos iaharap sa ere, tsaka lang aharap sa ere, di ba? Tapos papalayo pa, di ba? Fade away pa, di ba? Para ang hirap-hirap gawin nun. So, nung nakita ko isa-isa yan, marami ako nag-settle daw. Isa na si Bogues, ano yun, na sinundan ko rin yung, ano, yung kung paano siya tumira, hanggang na-develop na nga sa UST. So right now, talagang ang forte ko talaga, I can teach you, kahit na hindi ka marunong sumute, kaya kitang turuan, magtyaga ka lang, matuturuan kita. As a matter of fact, I have this shooting, gumawa ako ng specific shooting lang. Kasi kung ituturo mo lahat, hindi mag-ano eh. So I came up with a module na I call my camp ball zone. So, meron akong ginawang ball zone shooting. So, shooting lang. So, siyempre, umpisa mo sa free throw, di ba? So, nung nag-ano, yung mga kids, siyempre, mga bata pa yung mga tatay. Habang nanonood yung mga tatay, naging estudyante ko rin yung tatay. Kasi nakita nila, natuto yung mga anak nila. So, which only proves na kahit na may edad ka na, talagang kung gagawin mo yung fundamentals, magkakaroon ka. So, dalawa yan eh. Either may talent ka or matuturoan ka ng fundamentals that you will practice over and over and over again. Then may pagkakataon ka. Yun ang, I think, that would work sa ano. Pero yung talent sa shooting, talagang meron yan. Kahit nasabihin mo, Reggie Miller lang eh, hindi mo malaman kung paano binabato, pero shoot eh, di ba? Mm-hmm. Even si Larry Bird, di ba? Parang off yung shooting niya pero pumapasok. Meron talagang pinaghalong talent and yung form, like yung kay Larry Bird, yung straightness nung forearm niya tama, pero yung nasa likod medyo lihis pero pumapasok. So may talent saka may fundamentals. But if you don't have talent, stick to fundamentals. You know, right. Maliwanag. Correct. So, Coach, for our viewers who would like to get more information about that, meron ka na ba sa Facebook niya, ano? Ay, hindi ako gumagawa. Hindi ako gumagawa. Ano lang, pag meron lang nagre-request, oh. But probably, pag tumagal itong pandemic, I have to have also an advisor kung paano gawin yan. Hindi ako masyado kasing techie, eh. Yan na, si Noel Zarate. Nag-volunteer na, si Noel Zarate. Ako pa yung pinaka-nilagay niyo dyan. Ako pa yung pinaka-dinosaur sa ating tatlo. Eh. No, but we can help you out. Sige, let's find a way to do that. Coach Ed Cid will have a question that we usually close our show with sa lahat ng mga guests. I'm sure you know what this is about. Go ahead, Cid. Yeah, Coach, yung top 5 favorite teammates mo of all time? All time. From UST to PBA. Kahit St. Anthony pa, umpisa natin dun. Oo, kahit St. Anthony pa. Pero lima lang. Lima lang? Pero lima lang. Napakahirap naman yan. Yeah, I know. A lot of our guests have had a heck of a time. Well, well, sa high school siguro si Hector Calma. Uh-huh. Kasi short lang kami nagsama, but you know, Hector is Hector. He's a great player. Kung mamimili ako ng isa sa Toyota, it would be Mon Fernandez. Kung mamimili ako ng isa sa Beerhausen, it would be... Hindi, si Mon din yan, ano? Mon Fernandez ulit. Kahit nakintandoy pa yan, Mon Fernandez pa rin. Toyota Mon and Beerhausen. Toyota si Eva. Toyota Abe, Beerhausen si Ramon. And sino pa ba? Ilan ba yun? Coach, pwede mo bumalik sa UST. Or Toyota rin. Sa dami ng Toyota. Pwede yung sa Toyota, okay. Sa Toyota kasi given yung lima eh.
you know, yung kaninang nabanggit ko, Mon, Abe, si Robert, and Francis, and Arnie. And, Danny. Yung camaraderie, siyempre si Emer. Emer, kumpare ko rin yan. I mean, napaka-bait ng tao. Walang pretense. And, you know, totoo. Tim Coloso is also, yan. Isa yan kasi napakatapang maglaro niya. Tsaka yung determination niya, parang kami, kaya kami palagi magkasama niya. Yung magamit o hindi, basta pa-practice kami. There was a time nga, alam niyo, nasa ultra, no? Pag merong game na hindi kami nagamit, eh parang iniisip namin, sayang itong uniform, hindi napawisan. Ha? Tatakbo kami sa ultra. Okay, Oh, eh, kasi sayang, naka-uniform na tayo, naka-tape pa tayo. Eh. Kaya, konti lang yung ano natin, yung exposure, eh. tatakbo kami niya. So yun ang ka-partner ko sa ano sa determination si Tim. Oh, great. Nasa New Jersey na lang pala yan. Yeah, it's New Jersey. Uh-huh. Yeah, Coach Ed, before we let you go, baka nabinice ka pasalamatan from your entire basketball journey from St. Anthony to UST to the national team all the way to the PBA, people that you would like to thank for your journey sa basketball. Well, my journey was ano eh, was definitely sa high school si Ted Magno. I don't have any contact na lang kay Ted Magno, high school coach ko. Pero nakasama ko sa ano eh, sa ibang teams. Naging eventually kinuha niya ako assistant coach. Tapos kinuha ko rin siyang assistant. Of course, posthumously si coach Edgy Serapico, Francis Wilson. And in a small way si ano si Charlie Badjon. No? Nakasama ko siya kasi nung coach siya ng ano eh ng babae sa UST. But yung mga repartee and mga kwento-kwento niya about nung araw. Medyo marami rin ako napulot although maikli lang kaming nagsama. Sa mga nakasalamuha ko si Frankie hanggang ngayon. Kasama ko. Si Atoy din. Magkalabang kami sa Prispa. Nagkakampi kami sa Manila Beer. Nagkasama sa Mapua. So, hanggang ngayon, magkasama kami dun sa UNTV. Kung alam niyo yun, UNTV. Yeah. Commissioner siya. Yes. Yes, so... marami. Actually, marami akong dating kasama na hanggang ngayon. Kami pa rin eh, no? Hindi ako ano eh, hindi ako masyadong nagpapalit ng kaibigan. yung pa rin yung mga kaibigan. And, and of course, marami rin ako ngayon lang na naging kaibigan. Lalo na yung mga player namin sa San Beda. Yan. Uy, kung may maikli pang panahonan, gusto ko lang ikwento yung nangyari sa amin sa San Beda. Kasi classic yun kung medyo mga 5 minutes. Ang naging kwento kasi noon, nagpa-practice kami sa ano sa San Beda gym. Dalawa ang gym na San Beda, isa rito. So left nandoon kami. Tapos doon sa kabila, merong ongoing na volleyball na NCAA volleyball, official game ng NCAA volleyball. So nag-warm up yung ano yung San Sebastian na volleyball na men's. Ang naglalaro women's. Okay, take note. Naglalaro, women's, nang nag-warm up, men's. Iisa lang ang coach nila noon. Pareho, men's at women's. So, dumaan si Ola, yung foreign player na San Bela. And then, nag-ano sila ng unggoy. Yung unggoy. Nagsumbong si Ola sa amin. Nagsumbong kay Frankie, tapos nagsumbong doon sa akin. At that time, tanda ako pa, tinuturoan ko ng shooting itong Semerad Twins, si Anthony. So, lumabas ako nung napapaaway na kasi kinokorner. Eh si Ola kasi hindi nila alam, marunong mag-Tagalog. So, sabi niya, alam ko, sinasabi niya. So, pinagtatawa lang. So, ang ginawa ni Coach Frankie, sabi niya, huwag kayong ganyan. Eh, kayo nga ang nandito sa, ano, eh, sa bahay namin, kayo pa mang gaganyan. Sino bang coach niyo? Tawagin niyo. So, tinawag. Eh, hindi naman namin alam, na ang coach ng lalaki, pareho na may ongoing. So, lumabas ngayon yung coach nila. Siyempre, paglabas, mainit ang ulo kasi meron siyang game at hand.
So paglabas ng ganun, nung pinaliwanag ni Frankie na ito nangyari and everything, parang bakit siya pa na-istorbo and everything, eh, kasi bakit di ganun-ganun ba? Parang nagkainitan kagad. Tapos pagtalikod ng ganun, siyempre, sabi niya, pare, di, ayusin natin to eh, kasi tinutukso ng unggo yung foreign player. Eh di parang lumakad lang na lumakad. So, ang nangyari nun, pagpasok doon sa court, pagpasok ni Frankie, actually, ito, totoo to eh. Kahit na, eh kasi, ganang investigation. Ang unang sinuntok si Frankie. So, buti na lang nakailig kasi may salamin si Frankie, no? So, pagsuntok na ganun, eh, nakabawi. That's it. Sumuntok. Kumintis na nagtapya, sumuntok, tapos na, nagkarambulan. Ako naman pumasok ako just so na yung mga estudyante, wag dumumog. Alam mo yung, ano, di ba? Alam mo yung dumog principle kung nasa bahay. So yung right. Mga, I was busy trying to shoo away yung mga, ano, pinaghalong mga player, pinaghalong mga estudyante. And lo and behold, nung nagkaroon ng investigation, it was an investigation na parang, ano eh, parang may conclusion na kagad. And ako nga eh, nung I can talk for myself, and this is really true. Nung iniimbestigahan kasi ikaw lang mag-isa eh. So nandun yung panel. So merong isa nagsalita na meron daw silang pictures, ganyan. And then I cut them short. No? And I can remember fully well what I said. Sabi ko, if you have the picture, show it now. And if you can show me even a picture of I am a spitting distance to the coach, yung coach nga nung San Sebastian, then you can do anything. And it turned out to be wala naman siyang picture. Hindi na nga niya binuksan. But then, nasuspend pa rin ako. Although, hindi kasing, laki. Pero no. Sinerve ko nung when I coached sa Mapua kasi dapat daw master. And so, all of a sudden, binigay itong pension coach Frankie ng 2 years, which I think was very unfair. Kasi ang sasabi pa eh, kailangan ma-serve. Sino naman mag-hire sa'yo ng 2 years para lang may serve, para lang mabuha. So, it affected me a lot. Kaya ako kinukwento sa inyo. Mm-hmm. So, well, of course, that was water under the bridge. Yeah. The incident that Coach Ed was talking about, of course, I believe Coach Ed, this was 2008 or 2009 in that incident involving San Sebastian head coach Roger Gorea at the time. But Coach Ed said it's water under the bridge, and so is this episode of An Eternity of Basketball that we have got overtime once again. Dami na natin overtime dito. Is it because I'm here? It's overtime country already for the past few episodes, but it's always like that. We have a very, very entertaining guest. So we would like to thank Coach Ed Cordero for sharing your time with us. Mahigit na lang oras tayo kasama, Coach Ed. Thank you for opening up to us, and buhay po kayo. Thanks so much, Coach. Okay, thank you very much also for giving me the opportunity. Thank you so much. Doon sa mga nakapanood, sana medyo napagtiyagaan niyo yung ungreatness. No, I think your story is one of perseverance, and I think you know, those who are in the right mind should appreciate it, Coach. Anyway. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Coach Ed. And on behalf of my partners on the show, episode 42 na po tayo, Attorney Charlie Puna, at ito nun si Sid Ventura. This is Noel Zarate saying goodbye for episode 42 of An Eternity of Basketball. But again, may konting schedule change po tayo for the next episode. Episode 43 will not be done on Friday. It will be done on Saturday morning. I-announce na po natin sa ating site. So Saturday morning po ang ating next guest, episode 43. You guys don't want to miss this one. This is actually a Filipino-American basketball player. The first Filipino-American basketball player to ever play in the National Basketball Association, NBA, former Filipino played in the NBA. We are talking about no less than Mr. Raymond Townsend. Ray Townsend will be our guest this coming Saturday. That will be at 9 a.m. or 10 a.m. We will double check. We will give it on the poster at the end of the show, or maybe tomorrow. No? But Raymond Townsend is our special guest
for episode 43 of On Eternity of Basketball. That is this Saturday, I don't mention, September 5, I believe 9 in the morning. So you please wake up early to get that to get experience. That very special interview with Raymond Townsend. Once again, for Coach Ed Cordero, Attorney Charlie Cuna, and Sid Ventura, my name is Noel Zarate. Salamat po sa inyong pagtuto. Thank you, Coach. Thank you. It's the NBA playoffs, and this year everything has changed. As the whole world cheers from home, anything can happen. Get ready for the NBA's best, competing like we've never seen before, for a chance to win it all. It's a whole new game. Watch the NBA playoffs live